Corona Doll City, kag din man nga lugar nagalabot ang aton sining signal. Signal sa 95.7 Brigada News FM Corona Doll. And syempre kasama rin po yung lahat na mga nandyan at nakikinig via 104.5 Brigada News FM Tacurong City. Yung mga nasa Facebook na, hi, magandang umaga sa lahat-lahat na ng mga nandyan na po sa ating pong Facebook Live. The 140 viewers, maliit lang po yan. Dapat mag-like, mag-share, and of course, follow. Pira. Punto de vista. Punto de vista. Via Facebook Live, sang Brigada 95.7. And of course, ang aton sinikaroon yung official fan page ang Tira Brigada. Just type Tira Brigada by Bing Pabi Arakil. Siyempre, hinihiling po natin sa inyo na mag-share po tayo. And of course, mga kabrigada, mag-like din. Pag meron po kayong mga nagugustuhan ng mga issues na tinatalakay din sa brigada, at magpapalipad din kayo ng mga hot. Huwag lang ho kayo magpapalipad ng mga angry birds kung hindi naman ho talagang matindi yung usapan. Okay, para may ganaman ang nagatanaw kag may ganaman ang nagahambal. Tira Brigada! Lunes kita karon yung adlaw, mga kabrigada! Kadasig sang panyempo, tunga na naman Jepoy ang bulan sang Hunyo 2021. Kumusta nga itong sining mga kauturan matapos nga nagbo-bo naman ang makusog nga ulan kagabi diri sa aton yung probinsya. Alam mo, Jepoy, ginapangamuyo ko lang kagabi, nasabi ko sana tama na, kay kung masagunsunan pa, salayin ko magdalawa pa ni kaoras nga mo ni ang bo-bo sang ulan diri karon sa aton sining lugar. Alam ko, iyong pong nangyari sa New Iloilo kag mga kaiping mga kabaranggayan. And even some areas, ang Upper Valley area, even Sultan Kudarat, at iliwat na naman nga masulit. Brigada! Balita! Brigada! Balita! Kadaw halos way pagani, nakatibawas yung mga tao, kapanag-ah, no? Sang ilang sinikaroon yung mga kwapuloyan, ang ilang mga balay, na talaga pong pinasok ng tubig baha. Tira! Brigada! Maluoy ka nga magtan-aw sining mga katawhan naton na talaga namang ang tindi, no? Grabe gid ang ila sining na eksperyensyahan sang nagligad yang weekend tungod sang makusog nga pagbo-bo sang ulan. Siling ni Ray Calanao kayna, may nabatian ko no siya iyang sa interview kayna kay Mayor Figueroa. Sabi ko, ano ang sabi ni Mayor Figueroa? Nga ang ulan ko no subo. Oh, kumusta? Share ko lang. Ang ganda talaga ng Power Cells Herbal Capsule sa katawan. Proven and tested ko yan. Alam mo naman, yung bawang nasangkap nito, malaking tulong para matuldukan ang iba't ibang karamdaman. Lalo na sa may high blood at diabetes. Dahil sa gana sa... Amin na tahan na iya-iha doon nga nagdaragan kita na sa iya-iha. Lunis na nagdalagan siya. Sabi ni Mayor Figueroa, hindi ko narinig ha, kasi pag umaga, busy ako. Sabi daw ni Mayor, siling ni Ray Calanao, lain na gidman ko no ang ulan, subong. Ha? Siling ko lain ang ulan, daw ay matkinalain ang ulan. Amo man gani. Ang lain, subong niya, ang sitwasyon. Ang ulan, aragid na yang ulan. Nagwaay di pagbago ang ulan, di ba? Makusog, makanay. Ano pang tawag sinang mga ulan nga iban, ihado? Talithi. Tira! Brigada! So, noon at ngayon, walang nagbago kasi ang ulan ganun talaga, may malakas, may mahina, may makanay. Ang nakalain subong, kung titingnan natin ha, kung realidad ang aton tanawan kayo muning bais, naman ni hindi ba ginagbais kami ni Ricalanao, kundi ang muning ideya ni Ricalanao, nga nag-ugyon man ako sa iyang ideya. Ang problema, ang aton na nga palibot subong. Amo ni gid ang nagka-problema gid, hindi nga ang ulan. Tungod sadto, ang kabukiran ay talaga damo pa sang kakahuyan.
Diba? Tanan naman siguro mag-ug yun sina. Nga sadto anay ang kabukiran damo pasang kakahuyan. Pira, pira. Punto de vista. Punto de vista. Punto de vista. Pero subong, ang aton nga kabukiran, bisan magtangla siguro kita, tanawon pang mga bukid naton, kung anong kasukal at dami po ng kahoy noon, aba ngayon, hindi po madidinay, nagakalbo na ang aton nga mga kabukiran. Tira, tira. Punto de vista. Punto de vista. Punto de vista. Isa pang realidad, sadto ang kabukiran, ginatamnan sang kakahuyan. Pero subong lain na, ang kabukiran, ginatamnan na sang maisan. Tira, tira. Punto de vista. Punto de vista. Punto de vista. Sadto ang mga kanal, bisan masiling mo ang mga kanal naton, hindi gid kaayo madalom, pero ang mga kanal ihado, kung tubig, dire-diretso ang ilig. Karon, ang mga kanal, hindi na makadiretso ang ilig sang tubig, kay nabuta naman sang basura. Brigada! Balita! Brigada! Balita! Sadto nga mga panahon, wa'y manggid gawa sa mga kuwari-kuwarihanay nga nagakalatabo. Subong sa mga kasapaan, kaduro na sang kuwarihan. Tira, tira. Punto de vista. Punto de vista. Punto de vista. So sinong nagbago? Ang buylo sang ulan o kon ang tao? Amo ning nami nga pamangkutano namo ni Ray Calana, okay na. Di nang nagbago, Ray. Ang tao, ang pagpangabuhi sang tawo o kung ang bubo sang ulan? Tira! Bigala! Ang tao, di ba, ihado? Kung paano tayo naging disciplinarian ba tayo? Why ba kita nag-abuso sa aton nga kinaiyahan? Kailangan po magising tayo sa katotohanan. Yun daw, naagaw ang attention kanina, pero hindi ko kasi narinig eh. Particularmente ang statement daw ni Mayor Figueroa kay inihahambing ang ulan noon at ngayon. Mali! Hindi po yan ang ulan at ngayon. Ang buhay natin noon, kung paano tayo kumbaga, paano ho natin ini-enjoy ang biyaya po sang kinaiyahan kaysa ngayon po na panahon. Ambot kong maugyon ka mo sa amo ni Ray Calanao? Tira! Bigara! Kaya ang ulan hindi natin pagbasulon. Ang basulon ta, kung paano natin hinaharap yung pong kagandahan na likas na yaman ng mundong ibabaw. O, diba? O, ang ato na kinaiyahan, particularmente. Kasi, di ba sinasabi natin, pag gumante ang kinaiyahan, amo inigid ang hindi mo kaya nga sagangon. Tira! Bigara! So, siguro, it's an eye-opener para sa lahat nga amo ining nagakalatabo nga ulan, gamay nga ulan, iyan, binabahan na tayo. Ang aton sinikaroon niya nga mga kadalanan, dati-dati ang ulan, ara man lang sa mga kanal, karon nagapangalsada na. Kay wala naman singkadtuan nga kanal. May existing nga kanal, nabuta naman sang basura. Tira! Bigara! So, anong gagawin natin? Okay? Hining mga dagkuan nga mga sapa, nga daw hindi mo naman maintindihan, like sa may New Iloilo. May nagasiling mga katawhan nga, man, dati-dati may amuman ini nga pag-ulan, pero hindi gid amo ni. Matingala ka na lang yung nga grabe naman ang dalaga sa sang darasa sang ulan diri sa mga balay na mo. Tira! Bigara! Na dati pa, 2019, tolerable eh. Okay? Kayang-kaya pa. But this time, talaga makita mo. Walang mahirap, walang mayaman subong dira sa may areas ang tantangan and even other areas na tinamaan po ng tubig baha. Talaga, pag ang tubig at grabigid, no? Grabigid yung ano niya, ang halit niya. Tira! Bigara! So dapat siguro ito pag-isipan ng lahat, no? Even ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, dapat siguro tinitingnan natin kung anong intervention ang dapat. Aside sa intervention, nga kung may maigos ang pagbaha at ibuligan ta. Matauan sang bugas, matauan sang dapli, matauan sa mga relief goods. Pero ang dapat dito na pag-usapan, bakit ganito na ang nangyayari po sa aton sininga palibot.
Alright? So siguro, rechanneling? Kailangan ba ang sapa nga ina? Dati-dati, saan ba na? Diin ba ang makabig na ito niyang outlet niya? Diin nagahalin ang buylos ang tubig? Kung kailangan uupo ang mayor ng Tantangan, mayor ng Banga, Norala. Kaya mo man yung mga areas, Surala. And even Coronadal City. Ang Coronadal City daw, medyo okay-okay pa subong. Pero may mga areas na talaga low-lying areas, tinatamaan pa rin po ng tubig baha. Pero subong, ini yung mga nakaligad ng mga pagbaha nga naigo, like ang Banga, naigo ang area karon sa Tantangan, tidaw ang Coronadal, tolerable ang sitwasyon. So dapat pag-aralan ito. Okay? I-re-re-channel ta ba? Diin pa yun ang tubig. Ito na yung sinasabi na master drainage plan ng bawat local government unit, tinitingnan talaga. Kag hindi nga band-aid solution ang dapat tingnan ng gobyerno, kundi permanente nga solusyon. Okay? So kami po hindi po mga engineers, tulad din po ng mga ordinaryong tao, napapaisip din nga ang nangin amusin niyang sitwasyon. So, kama parehas kami ni Ray, tama no? Kay Ray ining idea, hindi ta na yaulan ang nagbago ah. O kundi, ang pagpangabuhi ta kung paano karon at ubangon ang mga pagulan. Kay noon, hindi naman nangyayari ito. Okay? Ang isa siguro nga consideration sa tuwabi gamay pa mga tao, karon nagdamo ang tao, so ano ang dapat pinaka the best nga da nga intervention ng local government unit kung nagadamo ang tao? Tira! Brigada! Planning! Na, amo na pinaka the best nga tinaga, dapat planning gid. Tapos, i-revisit nila, tanawon nila ang dating existing nga mga kanal, ang existing nga mga sapa. Eh base ang mga sapa nga sa Tuanay, nagailig pa, karon nasupnan tungod kay may mga quarry operation nga nag-exist. Tira! Brigada! Nga dapat ang gobyerno ho natin, hindi man basta-basta nga nag-issue mga kabrigada sang permit to quarry. Labaw sa tana, ang tanawon naton kag tagaan gid sang priority mga kabrigada. Ang aton sini nga preparasyon sa mga kalamidad na katulad po nito. Even in Metro Manila, dati-dati hindi naman ho ganyan ang problema. Dumami po yung mga tao. Even mga kanal dira, pinangtindugan sa mga balay. Diba? Dati-dati ang kanal ko no, siling sa mga katigulangan, sampo lang dari sa Coronadal Yado, dagko ko no ining creek ngayon eh. Oh. Pagkalapad ko no ng creek nga na. Eh ngayon, ano bang itsura ng creek natin? Although Coronadal City, at least may plano na sila nga i-relocate ining mga tao along Bolo Creek, no? Para naman ma-rehabilitate talaga. Nga hindi man niya nga ikukundi mo yan, tatanggalin mo, kundi ayuhon nga maging isaya ka tourist spot ng Coronadal City. That's one. Tira! Brigada! Kasi ginapukaw kita sa mga kasapaan ta. Yung mga sapa na abuso na. Tira! Brigada! And labaw sa tanan ang kabukiran nga naabuso na rin po talaga. Hindi rin po natin masisisi yung mga nakatira sa mga bulubunduking areas. Ngati, alangan man nga hindi sila iya magkaon. Why man sila't sarili nga duta? Di sila iya nagapisan, nagapananom sa mga mais sa kabukiran. Pero dapat ang imonitor da, ang kahoy, dapat huwag pinuputol. Kasi pag pinutol mo yan, ano ang puwersa sang ugat sang mga mais para makasagang sang grabe nga builo katubig? Tira! Brigada! Alam ko, matatalino naman yung mga engineers natin, yung mga environmentalists natin. Naiisip din po nila ito. Okay? So tulong-tulong po tayo. Kontribusyon nga mahatag sang publiko, disiplina rin. May mga basurahan man kita, may mga garbage collection, o garbage collectors, dire sa Coronadal City, sample ta, nabubulok at hindi nabubulok. Especially sa sentro ho ng syudad, kati sa kabarangayan, hapos naman lang na yung itago mong basura mo. Pero pag nandito ka sa sentro ng syudad, ti dapat ini ang tutukan yun. No? Nga ang nagabaha, simple lang nga ulan kung kaisa, kati ang kanal ta nga existing, nabuta sang basura. Tira! Brigada! Trabahoon sang gobyerno, okay? Builugan man sang tawo, syaro nga hindi naton ma-address ang problema ngayon. Kag ang pinaka the best talaga, dapat bawat local government unit may ara kamo sang master drainage plan. Okay? Paano i-address hindi lamang po sa patag sang basura, kundi ang tubig ilabi na sa panahon sang tag-ululan. Mahal ito dahil ang Coronadal City, kung hindi ko magsala sa ito, 800 million eh. Ang ilan sinayang kinahanglanon para makumpleto ang master drainage plan ng Coronadal.
Nga kung gani nga puntos ang ako'y konsihal, yes, hindi mo kaya yan nga budgetan sa isa lang katuig. Dapat progressive. O ngayong taong ito, ito yung tatapusin mo hasta diin ka. O butangan mo, 200 million. O butang mo, masadong malaki. Kasi madamo pa man kita sang other considerations. O 100 million ang ipain mo da. Na hasta mabuo na. Okay? Ang importante, plastado ang plano. O, naplastar na nila diin ang outlet para hindi tayo nagsisilbing catch basin ng ulan. Daw, tabo sa tuya, Jepoy, daw kita yung nagasalosang ulan. Nagasalosang ulan, nagasalosang tubig. Nga may nagani subong, nanotahan nyo, sa tungod sining mga sunod-sunod na pag-ulan, ang Corona del City, ito pong Bulo Creek natin, itong Round Bull area, may gani kay why na nag-aawas. Sira! Brigada! Na siguro ito'y epekto na rin, no? Dito po sa mga ilang programa, pagbutang na sa mga concrete canals diri sa sentro sang syudad. So dapat tapusin po ito. So ang iba nga kabanwahanan, titanawon nyo man, like ang Banga, dapat analisahon ini ni Mayor Palencia. Nga dati-dati, why man sang amusin eh, ulan dito sa Tibuli, hindi magkita maigo. Nga karon nag-ulan sa Tibuli, igo karon niyang Banga. Same with Norala. Oh, nag-ulan dito sa Banga. Nagkusog ang tubig dito. Why kami nag-ulan rin nga? Kami karon ang nagpinitensya. Ito'y kaya po ng mga engineers natin. Composition of engineers. Tira! Brigada! Both municipal, city, and provincial engineering office nga ini ang mandato nyo dapat nyo nga palitikan. Brigada! Balita! Brigada! Balita! Nga dapat panahon pa sang tag-ilinit, iniyang inyo nga sentro. Pagtuon gid, tunan gid. Hindi e nga pag nag-ulan, ate, dito kita ka nagkinarankaran. Kay kung wala ulan, why man baha? Tira! Brigada! O, dapat meron na rin tayong listahan. Diin ang mga low-lying areas. Diin dapat papasok yung intervention natin. Tama mo sinabalahaw, dugay na ini. Kung isipon ta lang, kung sa panggobyerno lokal, diba, kada Lunes may department meeting. Every department heads kumaharap sa local nga local executive. O nagameeting sila. O ikaw, City Engineering Office, Municipal Engineering Office, anong problema mo? Monitoring nyo, galibot ka mo? Ginatanaw nyo diri sa mga area ng mga ginakabig nga flood prone areas? Sira! Brigada! Ito siguro hindi naman ini dapat niyang ipadumdum sa inyo. Then, down sa kabarangayan, ganun din sa barangay. Kung sino po yung may hawak po ng Committee on Infra, tinitingnan na ng mga priorities. O karon nakita nyo, like Zone 3, pagbuylos ang ulan, pwah, perte tanan-tanan ng mga kanal nato, nabuta naman kabasura. So ano ba ang gagawin natin dyan? Ano nga kampanya? Ang himuon ta? Para ang tao naman makumbinse nga ti ang basura nila pang himuson man nila. Di mga ganon. So, kung titignan mo ang problema sa mga pagbaha, hindi lang naman po ito trabaho ng government. No? Do parehas man bala sa problema ta sa COVID-19 pandemic. Kailangan ito, sama-sama tayo. It takes two to tango. The government and ang kanyahong mga katawhan, ang mga tao. Tira! Brigada! Alright? So, yun lang po ang aking gusto po na mensahe na iiwan muna sa inyo, parte ng pagbinaha-baha. No? Mabudlay ini, nga atubangon, kagal siguro, ang ato na lang dira, eye-opener, no? Sa lahat-lahat ng mga tao. Na nga hindi na lang kita basta-basta nga magsagi ka pinangutod ka mga kahoy. Then, syempre, ang aton sining mga quarry-quarry operation, why pa daya labot yung mga mina-mina, pero ti, siling man ni Mayor Tuwan dito kuno sa Tiboli, why man nag-problema ang ilang mga small-scale mining operation dito kahit hindi man nakatugas ang mga pagbaha. So, ito lahat. Dapat upuan ito at pag-usapan, kag-analisahon. Kaya hindi natin dapat ibasol sa ulan. Kaya ang ulan sa to kagkaroon, why man ayan nagabag-o. Gakusog, makanay, gataliti. Ganun ho. Ang problema, ang ating palibot ngayon ang nagbago na. Tira! Bigara! Nga daw, hindi na nato napreparahan ang pagbubo sang makusog nga ulan. Brigada! Balita! Alright? Brigada! Balita! Turo kita sang pag-aistoryahan dari sa aton sining pagpangalagad until 10 o'clock today upod ang bugos ng public affairs team sang Brigada. Ang ako nga sparring partner dari sa aton sining studio, May Ihado, Jepoy Zabate, then dara sa takurong Atan Kiamco and Lloyd Soropi.
sama-sama tayo sa programang ito. Brigada Bing, Pabi, Arakel, inyo makaupod sa matag-aga. Katuwang ng mamamayan sa pagbangon sa mga hamon ng pagbabago. Brigada News FM, the Music and News Authority. Ang aton oras sa tanan-tanan naton nga mga kauturan nga nagadali kay may ara sila sang tagsa-tagsa ka mga transaksyones 8:19 na. Ginasulit nato na sa tanan-tanan naton nga mga kauturan nga nagadali kag may kanya-kanya kayo nga mga pupuntahan 8:19 ang aton sininga oras. This time check is brought to you by Alaska. Alaska Fortified. Sa presyo't sustansya, may Alaska sa Alaska. Tira Brigada Headlines. Sa ato nagkaroon, nagapanguna kag talulupang dun na nga mga balita, tamdun ta. Una, ang dalagan sang panahon, ano na ang ginasiling sang pag-asa. Brigada Weather Update. May bagyo ba kita nga dapat yang kakululbaan subong? Kay kadahapon na, grabe na ang pag-inulan-ulan nga ito na eksperensyahan. Siling sang pag-asa, wala sang ginabantayan nga malain nga paniyampo sa Philippine Area of Responsibility o PAR subong nga mga panahon. Samtang makaangkon kita sang manami kuno nga paniyempo. Sana dire-diretso ha. Ito pa'y forecast ha, posibleng magbago. Manami kuno nga paniyempo sa Coronadal kag iban nga kabanuhanan diri sa probinsya sang South Cotabato. Pero sa aga lang, tugtob sa kaudtuhon. Ah, okay. Pero sa pagkahapon, amat-amat mangin maguom. Oh, ito na. May mga pagtupa sang ulan sa gihapon nga maeksperyensahan. Tira! Bigara! Inikuno, sunod sa pag-asa, tugas ang ginatawag nga localized thunderstorm. Ang area naman sang Sultan Kudarat, kaupod ang Tacoron City, may mahawan kuno nga kahawaan, pero may mga panganod man kita gihapon nga makitaan nga posible magatuga na naman sa mga pag-ulan. Tira! Bigara! Adlaw nagsidlak alas 5:26 sa mga lugar na nakita po yung haring araw, dahil magatunod siya at 5:56 sa karon sa kahaponanon. Brigada Weather Update! Aton oras sa tanan-tanan nga nagadali 8:21 in the morning. Tira Brigada Headlines. Kuwaon ta karon ang balita sa aton sininga kauluhan mga kabrigada. Apat nga napili sang sambayanan. Wala sang plano agod magpapili bilang presidente sa 2022 presidential elections. Ano itong sambayanan? One sambayan. Sambayan? Ano itong sambayan na ito? It's a group. All right, it's a group. Grupo, meron silang napili nga bilang presidente. Pero ang mga napili nila hindi interesado. Sino ang interesado? Yan ang pagkikinggan natin. Then sa pihak ng parte, mga kabrigade, DILG, ginmando sa mga local government units nga batunon ang PhilID card bilang single requirement para sa tanan kuno nga transaksyon. Then, arip again, ang talulupang doon nga mga balita, balita gihapon halin sa aton sining kauluhan, mamalidha sa Senado, ginauhag ang DILG ng hatagan sa mga insentibo ang mga local government unit nga kadam-an sa ila nga mga residente ang nabakunahan kontra sa COVID-19 pandemic. Detalye sa nasambit karon yung mga balita, Michael Comelang, Ibrigada. Brigada National! Apat nga nangin kaupod sa listahan sang mga potensyal nga i-endorso sang political coalition nga One Sambayan ang ilang nga ginpresentar nga mangin standard bearer sa palaabuton nga 2022 elections. Sa magkatuhay nga pahayag, nagpahayag sanday Senator Grace Po, Batangas Representative Vilma Santos, kag Attorney Shel Jokno nga sa piyak sini nagapasalamat sila bangod nga nalakip ang ilang mga pangalan apang wala sunok pa sila sang plano agud magpapili sa pagka-presidente.
Kaangot sini, nagpahayag naman si Senator Joel Villanueva nga nagapati siya nga wala man sang plano nga magpapili sa mataas nga posisyon ang iyang amay nga si CBAC Party List Representative Eddie Villanueva. Samtang nagpasalamat naman si Anay Senador Antonio Trillanes IV sa pag-endorso sa iya kag nagapati ini nga pinaagi sa nasambit nga koalisyon ang mangindalan agud magdaog ang oposisyon sa madason nga pinili aya. Dugang pa sa aton balita nasyonal. Ginmando sang Department of Interior and Local Government o kon DILG sa tanan nga mga LGUs nga batunon ang Philippine Identification o kon PhilID card bilang single requirement para sa tanan nga transaksyon sa pungsod. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Anyo, nagpagwa na ini sang memorandum nga nagamando sa tanan nga mga local government unit nga ikonsiderara ang national ID card bilang nagakaigo nga proof of identity nga wala na sang ginapangayo nga iban pa nga mga dugang nga mga identification document na gikan sa transacting public. Kaangot sini, ginauhag naman ni Anyo ang mga pribado nga sektor nga kasubong ang himuon bilang ang PhilID ang nagakaigo nga pamatuod sang identity sang isa ka tawo. Sa sulod sang PhilID, nakapagkit ang impormasyon kasubong sang picture, full name, address, sex, marital status, kag date of birth sang isa ka tawo. Mangin ang PhilSys card number o kung PCN, diffractive optically variable image device, QR quick response code, kag PhilSys number PSN microprint para sa security purposes. Nagpaandam naman si DILG spokesperson kag Undersecretary Jonathan Malaya nga ang magapamalibad nga batunon o kung kilalanon ang PhilID o kung PSN nga wala sang nagakaigo nga rason, magapangatubang naman sang 500,000 nga multa. Samtang ang mga government officials kag employees nga magapamalibad naman nga batunon ang national ID ang magaresulta sang lifetime ban nagikan sa pagkaputa sang anuman nga public office o kon employment sa gobyerno kaupod na ang mga government owned and controlled corporations kag ang ila nga mga subsidiaries. Katapusan naton nga balita nasyonal. Ginauhag ni Senator Franklin Drilon ang Department of Interior and Local Government o kon DILG nga maghatag sang incentives sa mga local government units o kon LGUs kon mga barangays nga nakapamakuna na sa mayorya sang ilang mga residente. Ginhimo ni Drilon ang suwestyon sa tunga sang madugay o kon mahinay nga rollout sang immunization program sang gobyerno kontra sa COVID-19 kag sa pagpangduwa-duwa sang mga Pilipino nga magpabakuna. Sa piyak sini, batyagman sunupas sang senador nga mabudlay sa subong nga ipatuman ang ideya nga paghatag sang insentibo bangod sa madubo nga numero sa supply sang bakuna. Nahibaloan nga sang umpisa sang Marso sang nagumpisa ang vaccination rollout, yara pa lamang sa 5% sa masobra 8 million senior citizens ang nabakunahan. Sa piyak sini, ginaduso naman ni Drilon nga para mapadasig ang rollout sang COVID-19 jobs, dapat sunod pang atugutan sang national government ang mga private firms kag mga LGUs nga mag-angkata sang ilang mga kaugalingon nga mga vaccine supplies nga wala na nagakuha sang konsenta nagikan sa DOH. Ina ang akon madulong nga mga report, kaupod ang Power Cell Soya Coffee, manamit adlaw-adlawon ini si Brigada Mike Cumilang sang 95.7 Brigada News FM Coronadal, the music and news authority. Brigada National! Salamat Michael Cumilang sa nasambit karon yung mga balita sa kauluhan. Election fever talaga mararamdaman mo na po ngayon, hindi lamang po sa lokal kundi bisan sa national. Mga kabarigada, kanya-kanyang pormahan ay nadato kanakan kung sino ang madalagan bilang presidente sang pungsod. Maingay na maingay po yung pong usapan na posible daw si Senator Manny Pacquiao madalagan nga presidente. Matunog na rin po yung pangalan ni Inday Sara Duterte, ang incumbent na mayor po ng Davao City. Tira! Bigara! Then sa parte naman sang oposisyon, hindi rin po kakawala ang pangalan ni Vice President Lenny Robredo. Tira! Tira! Punto de vista! Punto de vista! Punto de vista! Anyway, ganun naman talaga eh. Basta ang katauhang Pilipino, basta istoryahan mo gano'y politika, yan nagkakabuhi ay dugo ka iban. Alabi na kung lokal nga politika ang istoryahan, ay apaw! Dari sa South Cotabato, may masandukot gid nga away. Tira! Tira! Punto de vista! Punto de vista! Punto de vista! Anyway, anong klase mang away na sa politika, te ang aton ginalauman nga tanan nga mga manugdalagan, mga kabarigada, ang aras sa ila sininga kaisipan, public service talaga. Yun naman eh, kung papasok ka sa public office, dapat ang imo nga isip, aragid na ang ginatawag nga public service.
Alright, yun ang pinakamahalaga. Then balantayan na lang nato ni mga kabrigada kung ano ang matabo, no? Kahit di panahon sa pandemic, ang COMELEC last week naglabas na po ng kanilang calendar of activities as is. Doon po sa na-approve na batas. Okay? Kung wala sing balaod nga mabalay kag mag-aamenda sa nagapadayon o ining existing na laws, no, nga nagatakda iyang election sa palabuton nga year 2022. So, iyan po yung mga kabrigada, titingnan lang ho natin na kung wala sing makahingagaw de, kahit may mga istorya ba nga basi wala na election. Tira! Brigada! No? Pero hanggat wala hong batas na nagtatakda para amendahan ang existing law, mga kabarigada, nga nakatalanas sa palabuton ng eleksyon, tuloy-tuloy po yan. At tama rin yung ginawa ho ng Commission on Election, nga inilabas na ho nilang ilang calendar of activities para iya sa palabuton mga kabarigada ng pinilian. To 29 in the morning. Balita sa luwas anay, 33,000 ka mga kabataan dito sa pungsod Africa ginakabalak-an nga magkalamatay bangod sa gutom. Ang COVID-19 nga natukiban sa Uganda mas nakamamatay suno pa sa mga otoridad arado man. Why pagani iya kahalin ing daan may bago duman? Tira! Brigada! Ginoo ko. Are, pabatian tabi ninyo nasambit yung talulupang dong report ni Brigada Jed Agape. Brigada! Brigada! International! Nagalabot sa 23 mil ka mga tuman ka malnourished nga mga kabataan sa Tigray, Ethiopia sa Afrika ang yara sa peligro nga magkalamatay. Bangod sa eksperyensyahan nga gutom, ini ang ginkabalaka sa UN Children Agency sa UNICEF. Sunod sa report, tuman ang kinagamo sa nasambit nga rehiyon sa Afrika nga ginatan-aw sa mga otoridad nga kamangdanan sa gutom sa mga bata. Sunod sa UNICEF, 33 mil ka mga kabataan ang yara sa peligro nga sitwasyon, samtang 2 milyones naman ka individuala ang yara naman sa tuman nga kapigaduhon. Madumduman nga ang Tigray isa ka rehiyon sa nasambit nga pungsod ang tuman nga apektado naman sa nagapadayon nga kinagamo sa tunga sa mga otoridad kag rebuilding nga grupo. Sa katapusan nga balita sa luwas, Brigada Bing ginconfirmar ni Uganda President Yoweri Museveni nga mas nakamamatay ang COVID-19 nga natukiban sa ilang pungsod kumpara sa mga variants ng COVID-19. Bangod sini ginanunsyar sa nasambit ka opisyal ang pagpahugos ng restriksyon sa nasambit nga pungsod. Dako naman ang pagpati ni Museveni nga bangod sa panibagong variants ng COVID-19 madas ang pagsakas ang kaso sa mga nagkalalatnan sa COVID-19. Kinukulat naman sa medical director sa TMR International Hospital sa Kampala, Uganda, na alarming na ang pagsakas ang kaso sa COVID-19 sa Uganda bangod madamo na sa mga pasyente ang ginabutang sa ICU tag sa kaadlaw. Inaabalit sa luwas, Brigada Bing dulong naman sa PowerCell Cerebral Capsule tulukan ng mga sakit. Ini si Brigada Jed Sibaris Gopis ang 95.7 Brigada News FM Coronadal, The Music and News Authority. Brigada International. No, kita na lang na magbatyag sa ning kadlok ngayon ano naman ni nga variant ina ihadok. Okay? Sa kadamo lang gid, no? Sining mga istorya ya nga amo ini. Okay, mayroong bago na naman. Oh, abot kung ano na ini siguro dapat tutukan sa mga health experts kung ano ba talaga sa nag-ugat ito. Ay, abo na ni karon yang sitwasyon ta nga hindi naman gid malikom diri sa kalibutan sa pagkaduro na ang nagkalamatan. Tanan halos paralisado tungod iya sang pandemya. Pila, pila. Punto de vista. Punto de vista. Punto de vista. Nakakatakot ito pong sitwasyong ito, mga kabarigada. Pero anyway, tiki ari na lang ini, di dapat ang himuon ta, pangamuyo na lang gid, no? Amo na lang gid ang armas naton mga kabarigada at kailangan ho ng pag-iingat. Pag sila yung isang mga health expert, no? Para hindi ka maigo sang COVID, kailangan magsuot ka ng face mask. Ang imo iya karon yang lagaw kung hindi malang importante, likaw-likawan, stay at home. Bawal ho yung mga gatherings na nakasanayan po natin. So meantime, ito yung gagawin natin. Kahit why kita't mahimo kung di ganito talaga eh, no? Ang dami-dami na ho talagang mga bagay-bagay na halos hindi mo na naiintindihan. Pero kung iintindihin mo, isa lang man ang mensahe siguro sa Ginoo.
No, nga panahon na, na kailangan talaga tayo mag-ingat, kailangan din tayong bumalik loob sa kanya. Eh kung kaysa mapaisip ka lang, Jepoy, ano ba ang natuga sinang COVID ngayon eh? Diba, ang ginainggan nyo, stay at home. O, basi karon nakita sang labaw nga makaako, kumbaga sa aspeto na medyo magaan sa pakiramdam mo natin. Makasabihin nga ti, ang kanaman abe, dawain na nagatiner ka mga balay. Kundi niya mga lalagawan. O, pinagi sa pandemya, kundi napipilitan ho tayong mag-stay at home. Pira, pira, punto de vista. Punto de vista. Punto de vista. So, kailangan talaga ang pag-iingat at kooperasyon din po ng publiko. Ano man nga klase sang variant ito pong COVID na ito na darating po sa Pilipinas o darating sa buong mundo. Kailangan talaga ang mag-ingat at kailangan ho talaga natin na makipagtulungan sa gobyerno. Number one again, ang Brigada News FM Coronadal. Salamat mga kabrigada. Brigada. Change lives. 8:38. Brigada Headlines. Naistoryahan ta naman lang ang COVID balita ni Arjen Bautista Gasis, talolo pang don man ini nga balita dara sa may South Cotabato Provincial Jail. Mga kabrigada, mga nagpositibo si COVID-19 nagsaka nasa 115 na ang nagpositive sa jail. Diyan karon ang tikang sa ngaton sa nga provincial government kagsang pamunuan sa provincial jail, Arjen Bautista Gasis Ibrigada. Brigada Live Report! Naglabot na sa 115 ang mga kumpirmadong kaso sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o kung SCRDC. Ini ang sandig sa datos ang Provincial Epidemiology Surveillance Unit o kung PESO humalin sang Mayo 25, tubtob June 10. Sandig sa PESO Bulletin, isa kagatos sa mga nagpositibo ang lunsay mga lalaki nga persons deprived with liberty o kung PDL, samtang 15 naman sa mga jail personnel ang nalatnan sang virus. Ang mga nagpositibo ang naka-experyensya sang ubo kag hilanat, rason nga ginpaidalom ang mga ini sa RT-PCR test. Nahibaluan nga 100 sa mga nagpositibo sa virus ang naka-experyensya sa mild symptoms kag ginpaidalom na sa quarantine, samtang ang 5 ang ginadmiter sa South Cotabato Provincial Hospital. Sa mga admitted patients, 4 na ang na-discharge kag isa na lamang ang nabilin sa Balay, Bulolngan. Sa Subong, nagapatigayo na sa quarantine ang pamunuan sa SCRDC sa mga suspected cases, samtang isolation naman sa mga kumpirmadong kaso. Lakip naman sa mga intervention sa Integrated Provincial Health Office o kung IPHO, among pagkolekta kag pagtest sa mga specimens, pagpanghatag sang face mask sa mga PDL kag PPE sa mga health personnel sang jail, kag pagpatigayon sang health education. Nakapatigayon naman sang disinfection ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa sulod sang nasambit nga pasilidad. Lakip naman sa intervention sang City Health Office ang Coronadal among ang specimen collection kag provision sang isolation facility para sa mga confirmed cases sa mga SCRDC personnel. Samtang, lakip sa rekomendasyon sang IPHO, amo ang pagpadayon sa active case finding, symptoms-based monitoring, specimen collection kag testing, pagpadayon sang quarantine, isolation kag management sang cases, kag pagpamakuna batok sa COVID-19 sa mga yara sa sarado nga mga lugar. Base sa assessment sang PESO, may clustering na nga nagakatabo sa sulod sang provincial jail, kung sa diin inisunog pa ang high risk bangod sa sarado kag overcrowded nga lugar. Ang ini nga balita ang dulong sa inyo sang Guard C Calcium Ascorbate, may vitamin C for strong immunity kag calcium for strong bones. Katawang healthy at chives sa Guard C. Ini sa Brigada Arjen Bautista Gasis sang 95.7 Brigada News FM Coronadal, the music and news authority. Brigada Live Report. Arjen Bautista Gasis, salamat sa nasambit yung report. Amo na nga hinali nga nagsaka ang numero sang mga nagpositive diri sa Baryo Uno. Ito po yung sagot. Imagine ka 115 na dara sa may South Cotabato Provincial Jail. At alam ko may mga pending pa nga mga results nga ginahulat naton subo nga posible lolobo pa po ang number of positive cases dira mismo sa jail or even diri sa kabugusan nga area sang Coronadal. Bigara! Ang saling ganis ang kilala ko, ang iban, nagatingala lang ang Coronadal, gataas nga nagataas ang positive. Kasi sige ang testing mo.
Ting ibang nga lugar kay wise ang testing, kundi wala result. Tira! Brigada! Sana ibig sabihin, oh, hindi na lang kita mag-test para why natin magguha nga positive? Tira! Brigada! Ayun po yung mga kumento po ng iba ng mga tao. Eh bakit yung mga ibang mga lugar, bakit hindi nalalathala? Bakit walang resulta? Wala bang COVID doon sa kanila? Hindi eh. Wala kasing testing doon. Tira! Brigada! Kaya walang result. Ipatira sa brigada. Pero akon, hindi na lang kita magbinirtuldo. Okay? Magsalig kita kasi may kanya-kanya kita tayong papel, di ba? Itugyanta when it comes sa igayong lawas, mga health experts ang ating pakikinggan. Sila mismo ang nagsasabi, mga doctors po natin. Kaya lang, may mga iban man nga mga doktor, di ba yan, no? Nagagwa man niya sa social media, mga doktor daw sa Iloilo, bala ito nga may doktor, ito nga way, tanay agapati ka COVID. Pero kung pakikinggan mo doon sa mga survivor talaga ng COVID, yun pong sinasabi na hihirapan kang huminga, grabe nga lagnat, eh talaga, yun talaga ang naranasan nila. So, yung mga nakaranas talaga, yun ang pakikinggan talaga natin. Okay? Especially yung mga survivor. Hindi naman takapamangko dito sa mga nagkalamatay, kundi dito sa kwento talaga na mga nakasurvive. Na meron din nga akong isang kilala, ma'am, talaga mag-ingat ka. Mag-ingat tayo lahat. Totoo talaga ang COVID. Tira! Brigada! So, why man timadula sa aton kung kita yung gahalong? Diba? Kung tayo papasuot din po ng face mask, o ti, suksok lang kita sa face mask, diba? Eh ngayon po, may mga paraan na ngang iba para hindi naman na ang tingin sa iyo masakit 'ton. Oh, pwede mo na gani ng maging fashionista ka rin. While wearing your face mask. Kung ano yung damit mo, yun din yung suot mo na face mask. 'Di ba? Parang dagdag na 'yan na dekorasyon sa lawas ang tao subong na nakasuksok ka sang face mask. Oh, para magiging labas mo'y fashionista ka, kung ano yung kulay ng damit mo, yun na rin ang kulay ng face mask. Okay? May kanya-kanyang mga brand pa dyan na naglalabasan ho ng mga face mask na para na talagang ibang gagaan din yung pakiramdam mo na kay kung surgical mask lang abe makita mo daw, guwa mo yan sinayado, daw masakiton gid. Pero kung dagdagan mo ng konting fashion, mga kabrigada, fashionista ka, alright? So, maganda ka na rin tingnan. Tira! Brigada! Pagandahan na lang ng face mask. Oh, yung mga mahilig kong magpaganda dahil hindi na rin po nakikita yung mga mukha. O, pagandahan na lang ng kilay. Diba? Sa bayan, ang karakaramihan, pinapaganda na lang po yung mga kilay nila kasi yun lang din po yung exposed talaga at nakikita ho ng mga tao. In short, i-enjoy pa rin natin yung buhay. Pero nandun yung pag-iingat, kag-kooperasyon sa aton sininga gobyerno. Ito lang talaga ang pwede po natin na maitulong din sa government na hindi lang na puro na lang kita nga basol sa government. Itanong din natin once in a while, ano ba ang aton sinikaron iya maibulig o kontribusyon sa gobyerno sa solusyon sang isang kanaga-exister nga problema? D5.7 Brigada News FM. Tama, no? 8:45 in the morning. Ang update galis sa kaulohan na sa kabug-usan nga pungsod Pilipinas, nakapagtala ang Philippine government pinagi sa Department of Health sang total na naman nga 7,302 nakaragdagang kaso po ng COVID. Okay, meron na rin pong naitalang 7,701 na gumaling. Dati-dati ha, very alarming yung situation. Dati-dati, ito pong number of recovered patients ay malayo po doon sa number of positive cases. Karon niya, nagatupong na sila. Pero okay pa naman, so far ang sitwasyon. Oo, kahit kung magtupong na ang number of fatalities at number of recovered patients, dyan, medyo kabahan tayo. Pero doon sa nag-positive at saka gumaling, medyo delikado na rin ang sitwasyon. Pero mas mababahala ka kung magtupong ang number of recovered patients dito iya sa patay. Nga daw, pasalamat lang kita gihapon sa puong mailika dahil hindi pa ho nangyayari yung ganyang estado. Thank you! Pero yun na, inaulit ho natin, iba na ang nag-iingat mga kabarigan.
Ang aton sini nga balita halin dere sa South Cotabato Provincial Jail hatod sa aton sang aton sini nga partner every day. That's why sa aton sini nga mga pumuluyo ha before kamo iya magpadulong sa inyong nga pagkaladuan, kinahanglan nakakaon kita. Amo ini pinaka importante ang breakfast talaga. Dere pagkatapos ang breakfast ari ginarekomenda ko nga produkto. Tested and proven ni Brigada Bing. Kita nagapasalamat sa labaw nga makaako nagapabiling kita iya nga COVID free. Isang taon na ang nakakaraan mga kabrigada. Like sa mga nag-positive, dako ang nabulig sa ila sang aton nga produktong Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang balatian. Power Cells Herbal Capsule. Mabakal ang aton mga produkto ha, sa lahat ng sangaypon ang Brigada Pharmacy Coronadal. Brigada Pharmacy dara sa Maytacorong City and Brigada Pharmacy sa area sang Surala, South Cotabato. Dugangan ta ang protection naton against COVID. Na vitamin C kay mapapag-on ang aton nga immune system, di ba Dr. Vincent Inde? Maganda umaga, Doc. Kailangan immune system. Kahit di kung hindi mahina, kung mahina ang immune system, talagang tatamaan ka kahit na wala pa po itong panahon ng COVID-19 pandemic. Pero kung kita mga kabrigada, pag-on ang immune system, talagang hindi ka basta-basta tatamaan. And then Dr. Paul nagsasabi, vitamin C ang kinahanglan ta para sa pagpapag-on sang immune system. Tested and proven po ang produktong ito ni Brigada Bing. Panahon ng pandemic kung wala, ang aton nang ginatumar everyday amo ang Guard C. Ma-achieve talagang katawang healthy. Gawin ng espesyal din ang pag-inom po natin ng Guard C at Power Cells. Diba? Tubig kinanglan ta para magtumar sa ning nasambit ng mga produkto. Ang tubig, gawin ho nating espesyal talaga. Ito po'y aprobado ng Food and Drugs, ang aton nga produktong nigari. Ano naman ining nigari? Iniya patak mineral. Iyan po'y pinapatak natin sa isang basong tubig, 5 kapatak ang kinahanglan ta. Tomorrow, papakita ko po kung paano ilalagay yung nigari na yan. 5 patak lang yan sa isang basong tubig. Then mahilig po kayo magbaon ng tubig sa panahon niya nga mainit. Yan, butangan nyo sang 20 hanggang 40 naman na patak ang isang litrong tubig. Anong mineral yan, Brigada Bing? Anong minerals ang laman ng nigari? Nandiyan na po yung potassium, nandiyan na po yung magnesium, nandiyan na rin po yung zinc, at iba pa na mga minerals, mga kabrigada, na makakatulong sa atin, especially yan sa medyo nagkakaedad na. Diba? Kung nag-aedad na yan, nagahina man ang resistensya ta. So, ibalik ina ng mga minerals, mga kabrigada, sa tulong po ng produktong ito. Inuulit ko, nigari, patak, mineral. Then, maligo ka mo, ha? Amo yun yung pinaka-the best gid yung protection tamans lawas ta. Yaiban, gasilin yung always sa paghuhugas ng kamay. Sige tinyo ka pang hinaw ka kamot, why man tinyo ka prigos? Oh, pagkatapos isa pa yan ha, reminder ko rin sa publiko, yung pagsusuot ng face mask nyo, why nyo man ginalabhan? Dapat nilalabhan pa rin yan, oh my God. Pasensya kayo, baka mamaya magagalit kayo sa akin. Diba, kailangan hugasan ang hindi lamang yung kamay. Okay? Mayat na yung paghuhugas after sang pagpaligo ta. Then pagsusuot ng face mask, kung wala ho kayong mga surgical mask, at surgical mask, disposable yan. Pag nagamit mo 2-3 oras, ihaboy na na. Okay? Na hindi nga pati surgical mask ni palaba. Tira! Brigada! Huwag na, okay? So kung sinasabi nyo, ma'am, dagdag sa gastos, teka, makapatad gani ka mo na kaluto nga tag 20 pesos ang ticket. Dito nyo kabakal ka face mask nga tag 5? Na pag 3-5 ba na nangyado o tag 5 ng face mask nga na surgical mask, okay? Pero ang pinaka the best na reminder ko sa inyo, pagpaligo ka mo. Then pag kayo naligo, nire-recommenda ko rin yung habon na paborito ni Brigada Bing, ang Bridget Glutaflex Soap for Lovable and Furry. Laban ng programang ito ay katotohanan at makatulong po sa mga tao. And speaking of tulong, maisingit ko lang ha. Last Saturday mga kabarigada, formal na naton nga na turnover sa pamilya ni Jeboy. Ito pong bata na tinulungan po natin, hindi ko napasa sa iyo yado itong video. Pero aramanda sa page ng brigada, napakaganda kasi.
na kahit na ako, talagang nabigla ako doon sa nakita ko sa bata. Kay mga almost 3 months siguro, ang ginagawa ko na lang, monitoring, pag may problema sila, tumatawag na lang. Kung kailangan lang i-refer na naman sa city government, yan, ginaisa-isa natin city, sa region, sa congressional office, then dun sa provincial government ng South Cotabato. Ito pong kaso ng batang si G-Boy, nga mayara ini siya isang ginatawag mga kabarigada ng TB meningitis. Na nung unang tingin ko sa kanya, una nga pagkadto ko sa iya, talaga baldado ining bata. Nalagang gulay talaga. Iya, nakamuklat ang mata niya, pero hindi mo naman makausap, wala kang maririnig. Okay? Na yun, nagtaka ako last Saturday. Diba, na-interview man natin siya yung makalakat na siya. Then talaga na-amaze ako dahil yung bata na patpati na talaga, nakahiga na lamang, karon nagalakat na. Na tayo po'y nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga tumulong sa batang ito. Alright, so tayo pinagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga tumulong po sa kanya. And last Saturday ay naipaabot na po natin yung lahat-lahat na tulong na nalikom po natin dito po sa ating pong himpilan. At umabot po ito ang total na cash na naipon po natin. Last po dito, yung akon nga pamarayig sa akon sining nga kaibigan na nasa Amerika. Nang sila niya, hindi nala na pag-ilawag ya pangalan ko kay Duro naman na mag-solicit sa akon na. Kasi kada bulig ko nun ya, na syempre ma-acknowledge din po natin, ay talagang dami-dami daw nag-PPM sa kanya nga, mabuligi man ako. So sabi niya, wag mo nalang i-announce yan. Sabi ko, anyway, thank you. 5,000 po ang pinadala niya. Alright, na ito po ay para sa kanyang mga pagkain at para sa gatas na hinihingi. Dahil ang mahal-mahal po ng gatas na brand na talagang ito'y na-required na inumin niya para mas mabilis po yung kanyang pagaling. So all in all, kasama po yung 5,000, nakalikom po tayo ng 18,260 pesos mga kabrigada. Thank you! Na tayo po ay magpasalamat. I-grab ko lang opportunity na pasalamatan po lahat-lahat na wala hong sawang tumutulong pag meron po tayong tinutulungan mga kabrigada. Thank you very much sa tulong na binigay ho ninyo kay J-Boy na taga Purok Centro. Purok Centro, Barangay San Jose. Si J-Boy in Masino. Alright? J-Boy in Masino. Na yung makakita ho ninyo, yung personal po natin na pagdalaw po sa kanya na nandun na. Sinalubong niya ako, nagbisa siya. Then talaga kahit ako parang sabi ko wow, parang miraculo yung nangyari ano. Dati talaga iniisip ko na lang it's a matter of time na lang itong batang ito eh. Hindi ko lang sinasabi sa ama. Pero talagang gumaling po at sa tulong din po ng kanya pong attending doctor. Thank you very much kay Doc Dennis Mengita dahil palagi po libre ang pag-atubang niya dere sa bata ngayon eh, pag-check sa bata. Thank you, Doc, ha, doon sa iyong unending support para tuluyang gumaling itong batang ito mula sa TB meningitis. Thank you sa mga tumulong, ang Mall of A Center Point 1000, Martius Feed Supply, dere sa May Barrio 6, kay Ma'am Gemma Galiego. Thank you, ma'am, sa 500. And then thank you very much din po sa Boss Lechon Manok, 200. Aloha Dress Chicken, maraming salamat sa inyo pong tulong. Aloha Dress Chicken, 100. Boss Lechon Manok, yeah, tama, 200. Then Ray Manipolo, 100. Thank you rin po kay Arlene Ribosio, 100. Thank you. Inday Oro Baliton, 100. Thank you. Yung mga taga-palengke ng mga fans club natin, Papa's Kitchen, 100. Alan Dubaton, Grinder, 100. Mora Store, 100. Felix Director, 100. Thank you kay Pastor Joaquin Galvan of Ken Meal Direct Selling, 200. Thank you. Nanay NN, thank you sa 120. Nanay NN, My Gas Petroleum Corporation, 500. Thank you. Maraming salamat din po sa Kuiper Kent, 200. Thank you. Ang Gear Up Auto Parts, 500. Thank you. Ma'am Gigi Store ng Antipolo Street, 100. Thank you. Huwag na natin kilalanin, 200. Thank you. Huwag din magpakilala, 700. Thank you. Tating Wow Lechon Manok, 100. Thank you.
you. Edwin Lengas, 200. Thank you. My driver na pumunta dito, MTOP number 1637, 40 pesos. Thank you. Anodized glass sa pinagi kay Sir Arnold Suberi, 500. Thank you. Baste Toralde, 200. Thank you. Ofelia Simbahan, 100. Thank you. Binga Kayan, 100. Tamayo Welding Shop, 200 pesos. Thank you. Bebs and John Bake Shop, 200. Thank you. Nasingit ko lang, speaking of Tamayo family, ikinalulungkot ko rin pong sabihin po sa inyo yung tinulungan po natin ng isang nanay, si Mrs. Tamayo, para mailigtas yung anak ko niya. Nakalabas nga rin po sa ospital, nabili yung mga gamot, pero last Saturday night ay namatay po ito pong kanya pong anak na si, kalimutan ko na yung pangalan, basta anak ito ni Mrs. Tamayo na taga Zone 2. Sabi sa akin ni Glenn, Innocente ma'am, yung tinulungan po natin ay namatay na. Kaya sabi ko, wala na tayong magawa. Hanggang doon na lang ho yung buhay niya. Importante naman na paramdam sa kanya na kahit sa kahuli-hulihang yugto ng buhay niya, ay minahal din natin siya. At maraming salamat po doon sa mga tumulong po sa pamilya Tamayo ng Barangay Zone 2. Thank you! Dagdag na tulong, Anonymous, 300. And then, Hoxon Talipapa, Barrio 2, 100. Thank you! Thank you very much kay Toto Aswang, 100. Thank you! Sherry Lan Losaria, 500. Thank you! AJ Volcanite Icing Shop, pinagi kay Sir Alan Magoliado, 200. Thank you rin ha, kay Sir Alan Magoliado nga nagdala ng kaldo dira sa may barangay niyo Iloilo last Saturday. Again, Sir Alan Magoliado, maraming salamat. Thank you. Dansky Turon, 100. Thank you. Pearl Hilioano, 200. Thank you. Doon naman po sa nagpadala sa GCAS, Deline Mahilom, Deline ba ito? 200 pesos, maraming salamat. Thank you. Liseldi Joseph, 100. Thank you. Maricel Provido, 100. Andy Laranja, 100. Thank you. Pinabasa po natin sa GCash po ito, ha? Maritesla Kalawigan, 200. Thank you. Burley Pendon, 100. Thank you. Hermes Dalai, 200. Alban Bayer, 50. Dion Quintao, 50. BDO Unibank Incorporated, 150. Thank you. Albert o Ilbert Orok, 100. Karen Molina, 200. Edgar De Vera, 100. Thank you. And then Restituto Muega Jr., 300. Alberto De Dasi Jr., 400 pesos. Thank you. Thank you, Divine Alcanzado, 100. Mami's Delight Food Staff, 100. Thank you. Ryan De La Cruz, 150. Janeline Borja Madriaga, 500 pesos. Thank you. Thank you very much kay Seth Plondaya Tanquirido, 300. Thank you. Sherry Perez Lagrimas, 251.06. Ito po yung conversion, I think OFW ito, kaya ganun yung labas ng pera na napadala niya, 251.06. Thank you. Liomel Leda, 200. Lerella Estomato, 50. George Miko, 50. Thank you. Then, may nagdagdag pa before ako nagpunta ng Barrio 5. Cheryl Bunny, 150. Thank you. Hannes Lechon, 200. Thank you. Pamela Damila siguro, Nanet, 100. Totong Bachoy, 100. And then, yung mga empleyado po ng Farmer's Bread na nagbigay po ng 645. Dito po ako naaantig yung puso ko pag nakakakita po ako ng mga tulong ng Sincilio. YCHF Farmer's Bread, nakaipon po sila ng 645, mga kabarigada. Thank you! So, all in all, yung perang nalikom po natin, para po sa kaalaman po ng lahat, because this is people's money, 13,260 plus yung pinadala ng kaibigan ko from America, na yun na nga, pinurchase po ng mga importanteng kakailanganin, nakagasto po tayo ng 3,400. Binalik pa natin at pinasa pa sa kanya yung 1,600 na pera. So, kung idagdag mo, mayroon siyang cash na natira, nabili na rin po yung mga gatas at mga pagkain po ng bata. Alright, ito po yung pera ngayon. Kasi tinanong ko sa kanila, magkano pa bang gamot na bibilihin? May apat na tag 2,000 ang bawat bayal. So, insured na yung 8,000. So, meron pang natira na grocery sa kanila. At binigyan na rin po natin sila ng isang sahong bigas. So, 13,260 cash ito, plus yung 1,600 pa na sinsilyo doon sa 5,000 na pinadala ng kaibigan ko. 13,260 plus 1,600
All in all, may 14,860 sila na pera. I-minus natin yung ibibili ng gamot na 8,000 mga brigada. So meron pa rin sila kahit papano 6,860 po na pera na mula po sa ating pong mga kabrigada. Yun po'y gagamitin nila, parang pocket money na rin po ng pamilya. Dahil nakita ko hirap na hirap ang nanay ho ng mga bata na lumos sa Sabaw. Tira! Brigada! Why? Danta na nagpabatsyag, ya Iloy ka bata. Okay? So anyway, nakita ko na masayang-masaya naman po sila. So sa inyong lahat, na patuloy po na nagtitiwala, sana dire-diretso na ang paggaling ni Jeboy mga kabarigada. Na ito naman po talaga ang laban po natin na makatulong po sa mga tao. Ito rin po ang talagang laban natin everyday katotohanan sa mga balita. At ito rin ang laban ng Curamel. Isda! Isda! Presko-presko pa! Usuki! Ano sa'yo? Tilapia sa akin, te. 2 kilo lang. Ito, bayad ko. Salamat, Suki, ha. Sa uulitin. Ate, yung supli ko po. Naku! Pasensya na. Nakalimutan ko. Memory problem? I-Curamel yan. Sige, ate. Salamat po. Usuki! Yung isda mo, naiwan. Naku po! Maging alisto at talasa ng memoria. Pagdating sa memory problem, i-Curamed yan. Curamed Herbal Capsule. Laban mo to. Kung kaysa maisip mo balay ay hado, kung sino pa yapigado, mapaduro ka problema, balaha. Pero laban lang! Wala namang imposible. Sakit lang sa ulo talaga itong mga kaganapang ito. Pero pag sakit sa ulo, huwag ho kayong mamroblema. Tested and proven na Brigada Bing ang produktong ito. Fast relax, tanggalan sakit, ora mismo. Sakit ng ulo, dulot ng stress sa trabaho, nag-fast relax, ora mismo. Sakit ng katawan dahil kumakayod buong araw, nag-fast relax, ora mismo. Hanggat may fast relax, kaya mo yan. Para sa pamilya, kakayanin ko yan. Sa sakit ng ulo at katawan, nag-fast relax, ora mismo. Paracetamol plus ibuprofen is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor. Southern Philippine Technical College of Coronadal offers free college education, senior high school, and TVET courses for school year 2021-2022. Enrollment is now open. Visit SPTC Facebook page for online registration or call telephone number 228-2637 or 552-6662. SPTC is located at Buruk Putikar Chinatown, Barangay GPS, Coronadal City. At ang sinong mga mangunguma, especially mga mangunguma, dira sa may bagong bayan, naku, failure gitang ginyo siningatan, no, may di magkabala ka, no. Mamawi lang kita gamit, syempre, ang partner nato ng Syngenta. Maayong balita, mga kapartner. Bilang pagpasalamat sa inyo padayon na pagsalig at suporta, ang mga produkto ng Syngenta pwede na mapakal sa mas manubo na presyo. Ang Carnuri, 610 pesos na lang. Ang Celecron, 1,025 pesos na lang kada litro. Ang Score, 1,130 pesos na lang kada 500 ml. Ang Alika, 305 pesos na lang kada 100 ml. Ang Chess, 350 na lang kada sachet. Ang Vertaco, 105 pesos na lang kada sachet. Para sa dugang informasyon, bisitahin lang ang inyong mga suki na Agri Supply kagang Syngenta Facebook page. Kabataan nyo ha, na mga nakikinig na mga ina, palakihin po sila. Gamit syempre ang partner ng mga babies, ang EQ Plus. Subong na mama abilidad na ko, with EQ Plus diapers, mas nagbastante ang bonding time with baby. Mas double ang horsey-horsey, tigidi-tigidi, dance-dance, up-up and away baby, whee! Kung sure-pilit ang tapes ang diaper, only ang bonding. Ang EQ Plus, may sure-pilit magic tape, plus cloth-like cover, amuna nga komportable si baby. Affordable pa. Kulaga! Kung quality ang diaper, only ang bonding. Mag-EQ Plus. Kabataan, pag lumaki na, palakihin po natin kasama ang partner ng ating mga ina. Partner ni Brigada Bing, tested and proven talaga natin ang yummy bit. Anak nyo, talagang lamang hindi lamang sa height, kundi sa katalinuhan. Naka-standby karon ang kapitan mga kabrigada sa barangay New Iloilo. Ano ganito pangalan sang kapitan naton? Si Kapitan Benhor Peñol. Hibaloon ta ang estado subong sa mga pumuluyo. Ilabi na ang mga napilitan nga maghalin sa ila tagsa ka mga puloy-an. Last Saturday, ang aton sinikaroon yung reportorial department, nag-upod mang kita para maghatid po ng tulong. Kay nag-abot man dari ang mga bulig dari sa aton sinigawaragwagan.
And gusto ko pong magpasalamat doon sa mga tumugon dito po sa panawagan po natin. Abdul Gapor Roplo, 2 kabag ng mga damit po. Marte Angelo Estember, mga damit. At eto po, nagbigay po sila ng 300. Nandito may cash. Angel Store ng Purok Adlawan, mga bayo. Pira! Bigara! Ayaw niya magpakilala, nagdala rin po ng mga damit. Thank you! Maymay Oro Isaga ng Barangay Santa Cruz, damit. Ayaw magpakilala, nagdonate din po ng damit. Thank you! JM ng Barangay Sarabia. Sam, may mga damit at 250 pesos. Andito po yung 250 pesos, alright? Then, isang karton na puno rin po na mga damit. Thank you! Meron din po nagpadala sa atin from Barangay Santa Cruz, mga kapitbahay ho natin dyan sa may San Antonio Village. Maraming maraming salamat po. Thank you! And then, ano daw ito na pera? May pera na inabot sa akin, pera ito. Betty, tingnan natin. Alright, ito po yung 500 pesos mula sa Panlaki Industrial Machineries Incorporated. Hindi naman po nakalagay kung kanino po ito. Alright, anyway, kay G-Boy tapos na rin yon. So, ibigay na lang natin dito sa mga nabahaan. Kung ipopurchase ho natin ang mga kailangan nila. Then, salamat din doon sa nag-birthday last June 12, si Crystal Manggubat, nag-donate din po ng 4 na sako na tag 25 kilos na bigas. Na ito rin po ay pinagputos-putos natin at ibang bigas na rin po dito sa brigada na nakapaghatid din po tayo ng 40 packs ng tag 3 kilo diyan bilang dagdag kay ginakulang pasubong sang ayuda ang barangay nyo Iloilo. Sa karon na mga tinaknay, baluan ta si Kapitan Piñol ari sa linya sa line number 1. Kapitan, good morning. Hello, Kapitan. Good morning. Ay, good morning, Cap. Now, mangumusta kami sa mga katawahan mo dahil sa bugos nga tantangan, ikaw gidman ang pinakadamon sa mga pamilyang apektado sa pagbaha. Now, 300 plus, no? Okay, ang apektado. Alright. Kapitan, kumusta subong ang sitwasyon sa mga pumuluyo, dira? Sa mga tinignan, kagahapon na tiwa natin nung mapabalik na sila sa individual nila ng mga primalay, lamang makapanginus man sila kahit tungod sa itong makusog na ilang baha, namugid ng mga dapat nila na himusin, mismo sila kagalingon ng mga panimalay na nilalaking. Ang pag-ulan kagabi, kasi nagbunok na naman ang ulan dari sa Corona da. I don't know kung ano ang kusog sang ulan nga nag-igo sa inyo dara sa New Iloilo, Kapitan? Although nga medyo nag lungtad naman ang ulan ko. So, pagkada din, normal lang siya ng pagbubo sa ulan. Sabihin, wala naman siya na arise sang additional na or buga na pagka, pagkada din. Now, bilang istorya lang, ano, kay na-istorya ko itong iba yung mga constituents dira nga naka-experience sila sa pagbaha 2019, Kapitan. Pero hindi amo sa to ang kakusog sa tubig na nag-ilig sa ilang mga puloy. Nakita ko man itong isa na kasapa na dati-dati gani daw patay naman ni nang asapa eh. Nga daw amo ni karon ang ginsudlan pag isang tubig. Pero sa istorya sang New Iloilo, ano sa tanaw nyo? Kati laban, ginaistoryahan nyo man ni eh. Diin ginaghalin ang kakusog yun nga tubig, Kapitan? As to observation man kung dila din, since nga gano'y mangigita na tao, amo dito ang pinaka-worst nyo nga baha na gana mong dire kay sa karoon natin mga tinian, Brigada Ding, frankly speaking, at this yun ang barangay ni Lilo sa mga tubig na sabihin nagaling sa portion sa kataasan ho, sa atong kabukiran. Yeah. Mga sabihin ang tubig sa tubig, dirigid sa amon. Mm-hmm. Ngayon na area. Inang ano ganing lugar dira, ang lapit sa inyo Iloilo? Na medyo elevated, Kapitan, ang medyo taas. Ano nga barangay ganina? Na from Tinungko, from Barangay Tinungko, from Barangay Libas, even part ng portion sa Barangay San Felipe,
Nagribod siya ang tubig na magpadulong sa amon kayo sa sinis. Sa matiling ko na, catch basin ang barangay ni Lilo. Kaya rin ito sinubuan ng lubuan ng area. Dalanahin mo nga catch basin, ano? Pag sinabi mo catch basin, daw kamo yung daw yakong balaha, dito kamo sa tigsalo sa tubig. Pero kung makompare mo, sigun nyo sa mga pumuloy, tama bang ang ilang sa to, okay pa man ko, no? Hindi tolerable. Karon niya, gid, grabe na gid. Sa tanaw mo, kapitan, ano ang mga factor nga nag-contribuer nga, nag-amo na gid ni ang kalalasang tubig baha nga umigo dara sa New Iloilo? Ako pa malayson gid. Kung ang ulan lang iya nga halin sa ibabaw, just nga sabi yung drill lang nag-tupa sa amon, hindi ito mag-anusag to kakusog ang tubig. Alright. So, sana silang gumagano ko na, tungkol sa kakusog sa ulan nga halin sa ibabaw, Dirigit siya nag-close sa amon na portion. Kabalik lang yung dilada din no, kapag malumpad sa amon nga kakusog sa tubig. Even ka naman ang mga tabulongo. Gusto ka mo naka-observe kapag naka-interview sila. Na two-standard. No? Nga sabihin, amugoy ato siya kakusog ang tubig ba nga nag-lumpad rin mismo sa amon na area sa barangay ni Lilo. Araw, ay kabalo ko, Kapitan Pinyol, nag-meeting na kamo with the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Municipal Engineering, and even Mayor Figueroa. So ano karon ang inyong istoryahan? May kinahanglan ba nga i-re-channel ang tubig, dira sa sapa nga para hindi magkadto? Kasi tanaw nato na may ginamonitor subong LPA, meron naman nga ang forecast subong yung adlaw. Karon sa hapon, ginexpectar na naman nato ng pag-ulan. So may mga tikang na kamo nga naisgutan nga para hindi na masulit ining flash flood nga ini, Kapitan, nga nag-igos sa New Iloilo. Ito yung bigada din during sa time sa nag-distribute ang local government units sa Tantanan sa pagpamuno sa natin tilangga ng Mio sa Tegiroa. Apo. Nag-sit-in it's mga durata, isabit sa ministerya namin kung paano namin matamitaan tamagi nga sabihin na retread mo ang among tubig ba nga sabihin nag-aagi sa atin ng nililukit. So parang bigada din kagahapa, nag-operasyon ng local government through sa engineering office. Pwede ata participation man sa MDRR, no, sa atin ng municipality of Tantanan. Nag-defect na kita gahapon sa question nga sabihin, nakita natin na dito pa nag-stagnant ang tubig na ara. Kung doon itong paglumpad sa mga balong na edit. Ang atong kagahapon na pinimo sa deserting, ang mismo na New Locrex, yung desert natin itong mga rurok, itong palapag, mito, dito sa atong national highway. Yung proportion sa Turok Magunsi lang, may mga open kita dito na mga malapag man nga mga rurok. Pupunsin nyo ng Kapitan, kung may mga rurok nga nakita nga nagbalabag karon dere sa kanal nga rason nyo nga nasupna nining pag-ilig at tubig, meaning may mga pagpangutod sang kahoy kung diin gid man naghalalin ining mga rurok ngayon, Kapitan? Wala man sa mga kahoy kita na-find out nga ginpangutod, kundi mismo sa mga individual na household na galon nagkaraanod ang ilang mga kahoy, even pa man ang ilang mga kagamitan. So dito nagbalabag sa mga kanal na kalin. Hindi dito kaya na i-last out, no? Ang among mga tubig at among mga rurok. So meaning hindi problema ang pagpangkalbo na sang kabukiran dara sa mga nataas nga portion, like again mention mo kayo na Tinungkop, you know, na may mga medyo mabukid-bukid nga areas da. Hindi ayhan nga ang rason sini kay why na halos kakahuyan dara, Kapitan, amo nga why na sing nagapanalo nga mga kaugatan sang kahoy ang pagbubo sa makusog nga tubig o makusog nga ulan in kaso nga nagaulan dara sa inyong lugar. Pero yung abrigada din ang inaangawang ang isa siguro ng mga cases super sa kadugay na ginagin yun. Isa na din nakuha ang cost tungkol sa pagpamutol sa mga tao sa pagpangulong dress sa bukiran. Kaya mag 54 years old na ako din abrigada din gadro magkita na tao. Opo. Isa din na siya iya sa observation natin sa karon. Comparing sa mga previous years, no, sa pila ka dekada nga nagragi, wala na siya nakabu. So sa karon,
matingala na lang yung kito. Kami gani, gani, yung pusyon. Nabisa na wala na gaulan, gabaha kami dito yung gadabing tungod pansang tubig baha. Yung nasabihin maghalimbra mismo sa area, particular dito sa ating Ruas Mountain Range. Yeah, no? Tama po yan. Yung barangay, para iso nga mga po, tubig niya, dito na siya nagkakuan. Pinasuling natin kami na ang barangay ni Lilo is Alright, sige. Anyway, ang importante man nga siling ko gani why man ti nagkalamatay, no? Amo nang importante ay, ay, lang, parang din nagkuha. Oo, ang problema lang gid dabi maluoy kasi mga tawo nga tinadunaan pangabuhian, ang mga madugay na bala nga napundar nila like television, mga appliances nga mo man lang ining kalipay sa mga tawo sa uma kay kung makadawa-dawa kaya bakal ka ka TV, bakal ka ka component, bakal ka refrigerator na talaga. Makita mo dira nga nag-ubos ka basa. Kaya may mga negosyante pa na kuan man na natubigan ng ila iyang mga baligya. So anyway, ano ang intervention aside sining mga food packs, no? Nga ginhatag na sa municipal government and ang aton sining DSWD na istoryahan nyo ba lang nga posible nga may mga financial assistance nga ihatag sa mga biktima sang pagbaha, Kapitan Piñol? Kaya din gada din, wala magiging ko na-expectar na may mga financial sila nga ihatag ko. Anyway, very much thankful kung may ara man din. Although naman mga pipilaman din sa individuals na naghatag man sa cash assistance. Alright. Amunay subong ang ginagamit na mong dire. Like sa pag... So, kaya din gada din sa karang mga pinion, ari ang atin ng mga members ng Barangay Council. Opo. Yung Lopez, no, retaking kita karon mm-hmm. May mga individual pa kita ng mga pamilis mm-hmm. na wala din na-Twitter kagahapon kay tungod hindi ka man sila good ka alin sa ila mga individual na mga panimalay mm-hmm. pero namun nga pagahumuan subong nga adlaw nagapodpak kami kay para nga personal na lang din namun nga idor-tudor no, ang inyong mm-hmm. mga assistants nga sabihin mm-hmm. hindi pa sila naling din sa ila mga kaugalingan ng mga panimalay din gada din mm-hmm. Alright, sige. So far, so kung tanawan ta ano pa ang kulang dira? Kay may kami diri sa brigada, may mga bayo pa diri nga gin pangdulong, then tanawon ta karon kung may mga magdulong pa, then meron ho kaming konting cash dito. Ang plano ko ipo-purchase na lang ini kung ibutang niya sa food packs. Pwede na rin kung may madugang pa diri nga mga bugas. All right. Much better lang. Mm-hmm. No, kay much better nga at least nga mara. Ina siya nga mga butang nga matagin natin nga makumilit natin sa mga kapitis ng ba. So kung pamangkuton ka Kapitan Piñol, pagkaon ang importante subong? Ayun, particular, amagin ng basic needs ang katawan subong bugada rin. Kaya ang ilang mga kabugasan. Nabasagin. Nagdipanan, oo. Pagkaon mga clothes bugada rin, kaya may mga arami kita sa position bala sa ating nga higod. Ubus kit, mga labador. Okay. Ah, okay. So, mga kinanglanon sa kusina, like plato, yan, kaldiro na, mayroon pa yung mga bilig. Yeah. Sige, sige, Kapitan. At least malaman naman kung paano kami magsulod dira, maghatag man sa bisan pa paano in our capacity naman kagang aton mga listeners. No? So, pagkaon, mga basic needs nila, ang mga bayo, no? Bayo. Nakapila pa, Kapitan, ang posibilidad nga amon yung problema nyo subong nga wai pa natawaan? Sa pagbalik ng Vietnam, wala kita sa 313 household, no? Nga, kitchen. So, pa, wala na kami nga naatagan man good sa mga food trucks. Even kaman kung... Dahil lang, pakidial liwat si Kapitan. Alright, 313 household, no? Households, mga kabrigada ang affected. Now, as far as barangay New Iloilo is concerned, amo na pinakadamo kami iban man nga kabaranggayan, may pagtagpulo nga pamilya. Okay? Pero amugin ini ang New Iloilo ang natam-an gid as far as Tentangan is concerned. Abalikan ta si Kapitan Piñol. Kapitan, 313 households, mga pila na ang natawaan naton? Hello? Hello, Kapitan? Hello, Kapitan? Hello? Hello, Kapitan? Hello, ma'am. Good morning. Okay, sige, sige po. Mga pila pa ang wine nyo natawaan out of 313? So far, sa among 300.
Dala lang, medyo na dapat na mong tagaan sa dali intervention na lang inamon siguro. Mm-hmm. Mga pila ka? Mga pila ka? Harap kita nga mga possible mga pila ka drama eh. May 100 plus pa? Mga 100 plus families. All right. Sige, sige, sige. Anyway, kung may mga matipon man ang brigada karon kapitan, madulong na naman kami liwat. Mga damit, marami na naman. No, may mga nagdulong naman din pag-abot natin last Saturday. May mga nag-arabutan naman din ng mga bayo, no? Dari sa brigada. Okay. Sige, 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 sige. Kapitan, naman nag-adrol long trip, I'm suwala. Okay, good. Sige, mga knowledge din naman itong mga tao na nag- Okay. Nagiging ano eh, medyo magaan man balang problema kung damo man ang nagabinuligay. Kaya kung kita yung nagabinuligay, nagagaan ang problema sang mga katawhan. Sige, Kapitan Peñol, ano, from time to time, mag-coordinate lang kita. Kay may commitment man dere si Mayor Figueroa, nga daw hindi man magpabaya, no, dere sa imo sini nga barangay, kag may mga tikang man sila nga pagahimoon. Mensahe na lang, Kapitan, para sa tanan mo nga katawhan dere sa barangay New Iloilo. Sa tumulog na sa ang sini nga barangay, ginakasubog natin, no, ang mga nadangta natin, nasa din, wala natin may target. Kahit kung sino siya natural calamity, ang ako na lang, bilang nyo nga mga kasi nga barangay, always bear in mind yun nga in case na may mga kalamidad na parusin eh. Hindi lang sa plus flood, even taman ng mga earthquake o either kalamidad po man. Always kahit nga nisip tig natin una ang atong kabuhi at ang pamilya. Kahit kung mga butang na ina, makita ang taman natin. So, ang isa lang dito na ginatanggit natin permanente nga dapat maging alert lang din kita no, sa mga kalamidad ito. Hindi natin siya may bitar. No, nga mag-abot kini sa akong kabuhi, kumbaga pa. Uh-huh. So, muna nga tani dapat maging aligmat lang din kita sa panahon nga sa hindi natin din nabalhan ang nag-abot ng mga kalamidad sa akong mga marangay. Alright, sige. Kapitan Peñol, madamo gid nga salamat kag maayong aga kap. Thank you. I'm very much salamat sa that program. Okay. Thank you very much. Brigada! Balita! Brigada! Balita! So, 313 households, mga kabrigada ang nyo, tinamaan po dyan sa may New Iloilo. Sila gid ang pinakadako gid nga na, kumbaga naapektuhan sang nakaligad yung tubig baha. No? Ito po nakaraang weekend nga nag-igo diri sa South Cotabato. So, nabatihan nyo si Kapitan, ang kinahanglanon subong sa mga pumuluyo, ang pagkaon, yun ang pinakaunagid na dapat tani na mabuligan naton, although andyan man yung government. Ang mga iban siguro nga kabaranggayan dira sa inyo area sang tantangan, nga mga dawa-dawa man bala nga mga tao, di pwede man kamuya magdunar kay kaluoy gid ang sitwasyon nila hanggat na makabangon lang po sila. Kay halos tanan nga ila iyang mga pagkabutang, talaga, wash out yun. Makita mo, kadto ka daw sa New Iloilo yan daw, kita mo sa kalsada ba? Ara na lang yan sa igad sa kalsada, itong mga pagkabutang nila, kasakit ba tiyagon, mga television. Ang television balayado nga mabasa, may chance pa na mayo? Tira! Brigada! Mara pa. Basta why lang anay nilagin pandar kay paugahon. Alright. Now, ganun din yung mga appliances. Oh, para ma-safe ang inyong mga pagkabutang, hindi nyo pag-itry nga isaksak, kinahanglan pamalhon. O, dalon nyo anay kay Jipoy. Tira! Bigada! kung ganyan yan ang mga bagay na, expert na expert talaga yung aking ihado eh. Mabaha na karoon ng imo kliyente. Pero may bayad, ha? Alam nga malibre yun ka mo ni Jipoy. Tira! Bigada! Ede, oo talaga, pagpunta ko lang Saturday, ay talaga, maantig po yung puso mo. Natitignan mo yung mga itsura nila. Hindi na nga tayo lumapit dun sa kanila dahil alam natin yung maging sentimiento nila eh. Okay, makikita mo kahit na medyo kalayuan lang tayo, hindi naman tayo lumapit sa mga tao. Okay, makita mo gidya yung grabigit na, yung bang nararamdaman nilang lungkot.
Kay kasimple man ang pangabuhi sa mga kabaranggayan, mga kabarigada. Napakasimple po yung buhay ng mga tao sa barangay. Ngati ko makadawa-dawa ka, bakal ka appliances, bakal kaya sa imong tinatawag nito washing machine. Na gusto mo rin ma-enjoy yung buhay na parang buhay na rin na nasa syudad ka. O lahat-lahat operated ng kuryente. O kung may kapasidad ka, pumili ka rin. Tapos bigla pitiksintas nga ganito ang mararanasan nila. Siyempre, ang ila yung inong unang agin sa par, ang ila nga kabuhi. Ngayon naman talaga dapat, pabayiin na ng mga pagkabutang dira. But accept reality. Na yung pong mga pagkabutang na yun, pinaghirapan po ng mga tao. Ang pinakamasakit pa ito, mga sapat nila, nagkalamatay. Yung mga sasakyan po nila. Sus, kinuo ko. So, I hope na ito po'y ma-address. Hindi lamang po yung immediate na solution like ang pagkain, mga financial assistance, kundi tun-an gid sa lokal nga pangginobyerno sa tantangan, even other local government units. Kung saan man po maabot yung himpilan ng brigada, nga dapat tun-an nyo. Okay? Kung nga nagamo sini. Ang ulan, aragid na yung ulan. Ang ulan kung si Rick Lanao pawita na gabag-una. May arang ulan. May ulan nga makusog, may ulan nga makanay, may aras ang ulan, mga kabrigada nga talitin. Tira! Brigada! Ang question lang subong, nga ang nag-amusini. Contributing factor, tanggapin natin yung katotohanan na kitagid man ang nag-abuso sa kinaiyahan. 9:29 in the morning, mga kabrigada. This time check is brought to you by Alaska. Alaska Fortified. Sa presyo at sustansya, may Alaska sa Alaska. Hatod man sa aton, siyempre sa aton sinigkaroon niya nga pagpangalagad, partner ni Brigada Bing Everyday, sa ikayong lawas ang Power Cells Herbal Capsule. Sa mga naka-experience sa mga ginaigo, sang insomnia, inay katulog ba? O kung hindi ka katulog, pagkaagaga, duyo-duyo kasi na. Ano ang testimony sang nakatesting sang aton nga produkto? Power Cells Herbal Capsule. Alas 9:36, one time the new Filipino time. May kantanan sining ginaistoryahan ta nga problema dira sa New Iloilo, si Mayor Figueroa gipasiguro ang ayuda sa mga pumuluyo nga naapektuhan sang pagbaha. Pamatian tang report ni Chao Rodriguez ibrigada mo. Brigada live report. Hugot nga ginarekomenda ang second dose sang vaccine. Ini ang direkta nga pahayag sa rural health physician sang Coronadal nga si Dr. Stephen Mortera. Kadungan sa pagpapatayin na sa pagbakuna para sa second dose. No, bakuna man ang ginaistoryahan ni Chao Rodriguez na ang ayuda anay ni Mayor Figueroa. Balikan tang report, Chao Rodriguez, nagikan sa imo sininahamtangan ni Brigada mo. Brigada live report. Ni tantangan Mayor Benjamin Figueroa nga magatinguha ang lokal nga pangginobyerno sang tantangan agud makahatag sang ayuda sa mga pumuluyo nga pinakaapektado sang baha nga nagluntad sa banwa sang tinalikdan nga Hunyo 11 2021. Ginpahayag sang alkalde nga magluwas sa gilayon nga ayuda nga ginhatag nila sa mga nagbalakwita nga mga residente kasubong sang pagkaon, moskitero, banig, habol kag panapton. Nagapakigangot sa lupa sila sa mga ahensya kasubong sang Department of Social Welfare and Development Office para sa mga pagkaon kag nagapanguna nga panginang anon sa mga residente subong man sa Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC para sa mga danyos nga natuga sa mga palayan nga ginbaha. Naibaluan nga sandig sa datos, may 5 ka mga barangay nga apektado sang baha nga ginalakipan sa barangay New Iloilo nga nagpagkit sang 313 ka mga pamilya nga apektado. San Felipe 45, Libas 25, Kabuling 15 ka barangay poblasyon nga may 2 ka pamilya. Gindugang pa sang alkalde nga pagaistorya ko nila ang pila ka mga negosyante nga apektado bangod mangin ang ilang nga mga baligya ang nagkalaanod sa kung ano nga intervensyon nga mahimo ihatag sang LGU. Aminado ini nga wala nila ginaexpektar nga amo sino pakadako ang danyos nga natuga sang baha subong atuig apang sa pagbinuligay kag kooperasyon sang tanan masarangan sino pa nila ini nga malampuwasan. Nagpalapit ng iban sa akon nga affected, especially itong may mga bugas, may mga pati ako do mismo ako naluhoy sa ila. Kaya siyempre mga negosyante man nga unlimited man ang mga kapital. Sa amo to nga pamagi siling ko pangitaan natin ano kung anong maayo man nga mabulig sa ila. Kay do special case, sabi ni normally kung sa mga farmers, nag-atag kita sang abuno, nag-atag kita sang binhi, kag gina-insured natin ang ilang mga kaumahan.
sa BCIC. So normally kami, kung makita nyo, mag-distribute kami mga checks. Even failure sa crop nila nga na tag-init, mga muni kakatabo, matagan kin sila ayuda sa aton Philippine Crop Insurance Company. Okay. So sa mga ano nito, anaton Brigada Chow, taga ko, nagapati man ako Brigada Chow nga sa pagbinuligay, yes, may mahatag man kita siguro nga ayuda man, no, nga maano sa ila. Kay actually, wala gid ka preparar maski ng LGU, no? Wala gid kami nag-expect nga mo ni kadako ang tubig. Ako ya Brigada Chow normally sa ako niyang administration, basta may mga amo ni gin, ako gid personally nagaresponde ever since. Okay. Ginakadtuan ko sila para imprunto makita ko maksyonan dayon kung anong panginang lanon sang katawhan. Ang nangin pahayag ni tantangan Mayor Benjamin Figueroa, sa katawhan nga nagaulog yun ay wala sang butang nga indi malampuwasan mahapos man ukon mabudlay. Dini ang ginapakigbato sang Pyramid Herbal Capsule. Laban mo to. Ini si Brigada Chow Rodriguez sang 95.7 Brigada News FM Corona Dal, the music and news authority. Brigada Live Report. Salamat Chow Rodriguez sa nasambit yung report, no? Halos hindi ka magbasa sa mga messages sa mga taga New Iloilo, blaw. Mayari pa di isa o yado sila niya. Akon gani Brigada Bing ice cream mixer. Ako noon nagdo-donate. Ako naman ngayon hihingi ng tulong. Kaluoy man ni Yado. Tira! Brigada! Taga New Iloilo, tantangan na, oh. Naaalala ko yan na may nagdo-donate ng natulong ho dito pag may tutulungan. Nga taga New Iloilo, git. Nga nalimtan ko itong pangalan sang ilang ice cream man. Yan, may MOG na umiiyak. Malaga. Tapos mayari man di isa. Ang talamnan diri, ma'am, daw nahimo ng fish pond. Alright. Ang tubig, ma'am, wala na nagaagi sa sapa sa mga palayan nagaagi halin sa bukid sang libas. Yawa ni, dapat tunanin ni sa mga experts ta, mga engineer. Nga nga nagaamo na ni ang sitwasyon subong. Suliton ko ang ulan. Ulan man na, anong ulan sa to kagkaroon pari ulan na. May ulan nga makusog, may ulan nga makanay, may ulan niya nga talithi. Tira! Brigada! Problema lang kita nga katawhan nga nag-abuso gid kita sa aton nga kinaiya. Right? So panahon na hindi man itong panahon ng sisihan kundi panahon na ito ng pagtutulungan kag kung pinaka the best nga intervention sang gobyerno ang dapat naton diri tagaan sa nagakaigo nga igdalupangod mga kabrigada. Tama no? 9:42 in the morning. Brigada, Brigada Investigative, Brigada Investigative, Investigative. Si Andy Laranja naka-standby. Last Saturday tani ini mapresenta, kaya lang kinulang po tayo ng oras. Tira! Brigada! Ang pagpadalom imbestiga sa naing kausa sang aton sa ninyo mga indigenous people. Kaysa nagligad na weekend, nagbalay na sila sang resolution number 43. Tira! Brigada! Ining resolution condemning acts of bullying, discriminating, degrading, defamatory, and contemptuous messages directed against BOI LFD Mafalo Bantal. Tira! Brigada! Member of indigenous cultural community, belong to Manobo Bleat Tribe. Ah, okay. Manobo, galing ni si, ano, si Kagawad Left, no? Belong to Manobo Bleat Tribe. And an incumbent council member of Barangay Ned, Lake Cebu. Tira! Brigada! Over situ Bleat Road situation issues being reached to and covered by the national television hosted by Rafi Tolfo and declaring may nakalagay po dito na isa pong radio personality being Rapido Lindel Causing et al. Tira! Brigada! Persona non grata in the municipality of Lake Cebu for the unfair post on social media or Facebook. Tira, tira. Punto de vista. Punto de vista.
Mundo de Vista. Ito po'y personal na dinaluhan ni Andy Laranja dara sa May Lake, Cebu. Malayo kita sa update halin saya. Ara na siya? Ayado? Si Andy? Basi kon nagaparigos pa? Kon an nga nga mag-standby? Basi gaparigos pa? Tira! Bigara! Para marinig natin ang explanation. Then ano bang ibig sabihin ng persona non grata? Actually, marami po ito sila na hindi po natumbok dito sa kanila pong resolution. Pero dapat maintindihan man sang tao ano ining persona non grata. Inibala, isa karon ka conviction sa isa karon niya kakaso. Ano ba ang meaning nito? Tira! Bigara! Kung titingnan mo ang pilayang ka mga opinion sa mga abogado, ito po ang persona non grata, ang isang deklarasyon sa isang dayo o dayuhan na hindi nagpapakita ng utang na loob. Kumbaga itong mga sample na nilagay po ng isa pong expert, no? Legal expert. Parang ikaw na tinanggap namin noon na buong-buo, inoffend mo kami, pinahiya mo kami, yung feelings namin nasaktan kami. So ngayon, gumawa ng paraan na ikaw, sasabihin namin, hindi ka na welcome dito sa amin. Tira! Bigara! Ayon din sa mga abogado, maaring mabawi ang pagdeklara ng persona non grata sa isang tao kung siya mismo ay hihingi ng paumanhin o makikipag-areglo, depende kung yung kanyang paghingi ng sorry ay tatanggapin ng mga taong kanyang nasaktan. Tira! Bigara! Kung titingnan mo naman ang meaning ng persona non grata, sa aton sinikaroon niya ng mga diksyonaryo, ang nakalagay din po doon, an unacceptable or unwelcome person. Tira! Bigara! Yan po ang ibig sabihin. Hindi po yan conviction sa isang kaso. Dahil wala akong kaso dyan. Okay? Sentimiento ng isang grupo against sa isa karon katao o grupo sa mga tao na ikaw, alimbawa, Jepoy Sabate, hindi ka welcome sa amin. Tira! Bigara! Sa anong kadahilanan, yun ang at nabanggit ko, posibleng pinahiya mo sila, posibleng nasaktan mo sila. Tira! Tira! Punto de vista! Punto de vista! Punto de vista! Ara na siya, si Andy? Alright, nasa linya, paano ini nabalay, ining nasambit karon yung hug na mga kabrigada dara sa may area sang Lake Cebu South Cotabato? Kag ano ang mga mapag-on nila dari yung mga rason? Nga ang nakabuo sila sang isa ka resolution declaring na persona non grata ang pila karon ka mga personalidad nga na-mention kag kaupdanan niya sila through social media. Na-mention po dito ang Facebook na itong mga komento against Kagawad Left ng Barangay Blit, no, na ng Sitio Blit na Barangay Ned Lake Cebu South Cotabato. Andy Laranja, nagikan sa imo sinikaroon niya nga nahamtangan na ibrigada mo. Brigada Live Report! Isa din sa rason kung nga ang naging patawag sang IPMR diri sa may South Cotabato, hindi lang ang aton nga provincial IPMR, kundi ang pati ang mga municipal IPMR Brigada Bing. Rason nila nga daw na sila. Daw gin tapak-tapak, din daw gin pakanubo. Daw ay mga sang kalidad na gin ang sinihing pagkatawo, pangod sinihing diskriminasyon. No? Nga ilan na rason, paagi sa social media sang mga netizens, no, kag ang bukang bibigid nila. Alright. Ang isa ka media personality diriya sa may siyudad sang Coronadal nga grabe gid ang pagtamay sa nopa sa kay Kagawad Boy Boy. Anong ibig sabihin ng boy nila? Parang daw tawag nila sa mga leader nila daw mo na. Oh, do mo siguro na, no? Wala na ko ka pamangkot. But anyway, pronounce na Boi. Boi. Boi, right. Bantal. Oh. Mm-hmm. Okay. Sa Lingila, ginipatawag nila ining isa kabagay ang press conference. Agod to, na mangayo man sang bulig sa media. Agod na palapnag man sa katawhan ang ila sa nga pagpakamalaot. No? Sa ginhimo nga diskriminasyon, not only kay Kagawad Left Bantal, kundi sa bilog sininga tribo, diri sa may probinsya sang South Cotabato. Actually, suportado ini Brigada Bing sa bilog sini ang Mindanao ang ila sining aksyon kay right. Bisan ang aton sining NCIP head regional director nga si Ma'am si RD Zoila mismo
sa ginpatigayon ng press conference nini and minus sa mga politicians, meaning wala gid sa mga politicians nga nagtambong sa press conference kundi kanan ng mga lideres sang IP ang aton nga indigenous peoples mandatory representative sa province kag mga kabanhanan pati ang ila sila nga indigenous people structure sa mga matag lugar nga nagatambong tanan-tanan kada isa actually ara dito si si Tagawa Special Abin sang Coronadal ang IPMR sang Coronadal tantangan okay. Okay. Ang Norala, mga ang aton nga NCIP ang regional director nga suportado gid ang action sa sitting mga kapo sang indigenous people nato no dagha sa may panwa sang Cebu. Now sa amon nga pagpadulong didto kay ti ang naibaluan naton we were informed beforehand nga ang magapatawag sila sang press call bangod sang deklarasyon nila nga persona non grata sa pipila ka mga individual. All right. So sang ara na didto wala pa nila na mention kasi sila ginabalay pa kuno no ang ila siniyang resolusyon na magadeklarar persona non grata sa pila ka mga tawo. Alright. Ang magabalay sina amo ang ila siniyang sanggo niyang bayan sa banwa mismo sa Lake Cebu ila siniyang konseho kay si Kagawad Bantal nagpangayo sang kumbaga advice okay no, sa ila man nga mayor sa ila man nga vice mayor sa tanan nga mga miyembro man sang IP sa dirata sa ninyo ng bitan nga banwa kag amo ini ang pinaka closest nga nahatag nga advice sa iya para nga magmanifest sila sang kabilugan nila nga kumbaga mapatapakon nila nga pagpakamalaot sa sining ginhimo sa ilang tribo pang kabilugan okay. Na karon pa bang bagay nga kung ano ang pwede ni nga immediate all right go ahead yun. Ang persona non grata sa sining mga tawo ang piling nga sa bahin abis sa Kadawad Let Bantal ara sa iya kung magapile pa ini siya sang criminal charges batok sa sining mga tawo kasi ang ginimo man sa iya sa social media man ang presidensya sa target tawag na sa cyberbullying that's why kasi ara kay Kadawad Let Bantal kung siya mismo mag-file ng kaso. Alright. Pero sa case karon, sining mga tao na nagkamalaot na nadalasa na pati ang tribo at ito nabla sa punto wala nga tama yung isa na wala na mo hindi na sa isyo kundi pati na personal nga kabo isang isa pati okay. Ethnicity at sinibrigada bing nadalahig na no? Siling nila amo ning ilay ang himuon sa inyong mga tao nga non-IP bamod wang term may non-IP kaga aras ang IP. Okay. So sa mga non-IP, ang ilang nga ginarekomendar na magkadto sa ila dito ng mga matag-as ng mga lideres, ang ila sining mga IPR, ang ila sining IPS, pati man sa mayor eh, sa vice mayor, nagmagpangayo dito sa kapatawaran. No? Okay. So open sila. Dito, open sila, Andy. Open sila. Ang dapat himuon kiti nakabutang gani diri sa pila ka mga legal opinions sang pila ka mga abogado nga ang pag-lift o pagtanggal sinang deklarasyon sang persona non grata ikaw hindi ka welcome sa amin pero ang pamangkot gani kay kung nagpagwa sila sang sentimento hindi ka welcome sa amon sa Lake Cebu anong matabon sila hindi nila pagtugtan yung mga tao nga balakat sa Lake Cebu. Amo ba na? Or talagang sentimiento lang nila? Siguro sentimiento lang. Sentimiento lang nila. O, kaya ti... Kaya nga, siling nila, hindi man kuno furious kid. Ang mga nitibo. Hindi lang mga mga nitibo. I'm sorry. Ang aton nga mga IPs. Hindi man sila masaling naton ba lang inang mapintas ng mga isang tao. Okay. Batyag man sila. Siling nila, diba, sa kasagsagan lang ato ang isyo, walang takabalo, kung si Hawaii man tuod po isang politikang kay Kagawadlet na ginhimo na pagreklamo to kay Tulpo, kung galing kasi ang mga supporters bila nag-react ang daw sobra-sobragid, amo lang ang inrason. So, batulo nila, kung magkanto dito, magpangayo at ang pasensya sa mga lideres nila, pero kung niyagi lang sa social media, okay. Niyagi lang sa radio, kasi niyara din sa media personality nga na-involved, kung niyagi lang sa radio, hindi sila marbaton sina Brigada. So, about sin ganon, ining na-mention din isa ka radio personality, kinahanglan makalakat yan siya dito kung maya pasaylo. Daw mo na. Hindi sila magbaton kung iagi niya lang, kay may programa man siya sa radio, hindi nila pagbatonon, kundi personal appearance niya, gid.
Roger on that. Amo gibina ang ilang apunto and it was manifested by no other than Konsihal IPMR ng Tiboli Arlex Tibos at Cotabato, si Konsihal Untang, no? Nga konsagiin, siya gid ang nagpahayag nga si amoy nang ilang nga kagustuhan tanan na mitingan nina mismo si board member ang ato na IPMR diri sa South Cotabato. Si board member lipat ko sa mga apelyido ni board member basta kayo nang ilang aluyag na magpalatid dito, ipakita ang sensoridad. Board member sang segundo distrito? Oo, sa tanga, kay Manarton Blas, IT mandatory representative. Taga-tupi. Okay, sige, good. Basta kaya mo nang ilang namitingan nila na dapat magatubang sa dito, istorya kanan, at mga ayos ang patawaran dito with all the sincerity, kaya kinangan makumbinsig din niya ang mga leaders dito nga sincero siya sa pagpangayo nila sa ilang kapatawaran. Now, sa mga ITs naman, may ara man sila ng mga katribo dito sa gabing. Na nag-intraman. Buhi man sa nag-intraman. No? Kag daw medyo derogatory man, kag daw makahuluya man ang mga pinanghambal, ang luyag nila sinaya, lain sa IT, lain sa ila, kay mag-aagi sila sa mandatory customs sang ila sa mga tribo. So, dito sila ya, sintinsyahan sila dito sang ila sila nga mga katibo kung ano ang sarang ay pahimo sa ila pero hindi man sila nga timalain hindi nga ti istoryahan pa Manila kaya hindi man na siguro nga persecution gida no? Ang matabo base kung tagaan naman sila sang leksyon kada base kung i-orient sang maayo nga hindi dapat amo sina ang pagtatar ki IT ka man o non-IT ka man hindi dapat amo sina ang konsiderasyon sa kada isa no? So may nang ilang naistoryahan and ina tanan suportado sang NCIP, recorded sang NCIP. Bungod ara dito ang regional director nga si Ma'am Zuilo, gin-record niya na tanan kag actually ginapaabot na gani kuno ini sa commissioner gid sang NCIP sa national. Ining bagay lang gid nga ini Brigada Bing. So after sina nakibot naman ang gani kita ari nagali may kopya na sang sining declaration sang persona non grata sa sining 17 tanan eh. Isa ka media personality plus 16 sa mga citizen na nag-our netizen. Pero ining mga pangalan, ining mga pangalan sang 17 tanan, why na nilagin pagwa? Why nilagin incorporate? Oh, dapat naka-incorporate ito. Dapat naka-incorporate kasi masyadong unfair din ito na ma-highlight lang ang pangalan sining Rapido Lindel Causing ini. Dapat kasama lahat. Kay para tanan sila. Oo, hindi naman hindi pwede na iisa lang. Nga i-single out mo ni Garon sa iya. Oo. Hindi lang nga it-all. Kaya wala mong ibang tao, why kayo tindi sang it-all? Tira! Bigara! Kasi ang it-all, terminolohiya na ginagamit iya sa korte na. Alimbawa, may mga kaso, sa habanon dito, Jepo Isabate, it-all. At ang kasama niya, at ang iba pa. Naman na. So, masyado ka-unfair man nina nga isa lang katao da nga makita nila ang pangalan niya. So, dapat tanantani nga 17 nga nga pangalan, ipagwa nila. Tira! Bigara! Alright? Kaya para hindi man ni kaluluoy ning isa din nga amo ni karon na nakabalandraya pangalan niya. Okay, good. Tama na, tama na. Tama ina, no? Kag actually, may nag-communicate mo sa ako na sa Vista Time after kayo na sa program ta. Okay. Kasi ko dapat ginbutang ang mga pangalan tapos ining isa pa gid kun ano ang konstitusyon ang kaundan sang persona non grata ginbutang dira para nga klaro bala Brigada Bing kun ano ang luyag ang konsekwensya nga luyag nila matabo kun ideklarar kanila na persona non grata let's say for example not welcome ka diri sa Cebu ano karon makakadto dira ang tawo nga mangayo pasensya kun not welcome na gali siya gidaan may checkpoint na sa tunga-tunga sang Lake Cebu kag sang Surala si kontra sa checkpoint di na siya katabo di na siya katabo not welcome na gani siya alright So kinanglan ay butang nila ang konsekwensya for declaring persona non grata sa sining mga personalidad nga ini no para maibalwan nila kung din sila kutob no din anong ilang nga paghimuon para mahimo man ilang ila sining nga share o kun ang ila sining nga sarang mahimo para nga maghagan-hagan man ang kakig sa mga utob naton nga mga ISIS so sa ginhimo nila bala Brigada Bing no after sina ang ginahulat naton kay isa pa ang luyag nila nga himuon. Bagi sa legislative body, sa probinsya sa South Cotabato, and today,
subong adlaw Lunes, ang pahayag ni board member ang ato na ipimbar sa Cotabato na department na ko apelyido ni board member ba? Sino gani ang apelyido? Sino gani ng board member na si Sambog? Ah, si board member Sambog. Si board member Edgar Sambog. Ano kay white ka timo ga? Tubar ka kyo ramen. Kira! Bigara! ano pag dumdumos ang tiromid kaya nga tubangan ko digin sanlag nga manok at kamatis. Tira! Bigara! Ate, no, malayan na nang imo tirada da iya. Ginaagaw mo atensyon na balaan mo nga gutom ta. Mga sinanlag na nga manok nga may kamatis. Ay, apaw! Nalanggit. Oh. Tultulan natin ni Nini mo, puno mangga. Ay, apaw! Nini, abe pang tabok sa puno, kamangga ni! Tira! Bigara! Sige, so, good. Brigada Bing, subong adlaw, padayunan tani, subong adlaw, sining ni board member Sambog, mag-draft sila sang ordinansa. Hindi lang niya resolusyon. Ordinansa na mag-proteher sa aton ng mga indigenous people, not only Tiboli, not only Blaan, kundi tanan ng mga indigenous people diri sa South Cotabato against discrimination. Alright. So, meaning, mahimo sila sang ordinansa na magsaad na ini sang penal clause. Yun. Mapinahan kung sino man ang may arasang act of discrimination and ma-prove na naghahimo sina sa mga utod naton nga mga IPs diri sa South Cotabato. So actually may ara na gid man sila kuno sang proforma or draft na ginahimo pero sila nila may mga series of meetings pa sila sa mga IPMRs, IPS na ginapatigayon, mga lideres nila para ma-constitute di or ma I mean mabugos gid ang tanan ng mga ideya agud to nga maklaruhan kung ano ang mga bagay nga mahimo mangin konstitusyon sang pwede nga pag-discriminate sa isa ka tribo no, or isa ka miyembro sang indigenous people diri sa South Cotabato. So isa ini ka dako-dako nga tikang kung halimbawa Brigada Bing nga mahimo ma-institutionalize nila. All right. Yes. May proteksyon na ang mga utod naton nga mga IPs diri sa South Cotabato against discrimination. Kasi nila dugay-dugay na gipuno abining discrimination. Na highlight lang bangod sang reklamo ni Kagawad left Bantal sang section ni Blit na Ned Blake Cebu kay tinagabot sa national na highlight sang mga netizen kahit yung ilang comments mabasahan ni Sinuman sa bilog ng kalibutan kahit sa YouTube to alright. Sa Facebook basta sang tanan diri kag iwat niya nag-alsa sila sa siling pagani isang iban dito ng mga IPMR Brigade Bing sa pagkamatood lang basi way kabalong iban sang una ginahalinan ini sang pinatyanay did lang yung diskriminasyon nga na iti matood din natin sila nila hindi tarman gusto na magbalik sa amo sila pangapanahon bangon kiti madamo na sa mga miyembro sang IPs na professional nagpasalamat man gani sila puno sa mga non-IPs na nangin motivation sa mga IPs isan pa nga malayo ang ila sila nga lugar na hamtangan matapos na tingin pahat-pahat ang probinsya sa South Cotabato okay. Kabuan niya sila yan sa kabukiran nag-apok pero na-challenge man sila kag nag-eskwela that's why na madamo na subong sa mga professional man nga mga IPs. Tama. So therefore, hindi gid dapat matabo nga i-discriminate sila na ang ila sa nga pagkatawo. Alright. Kagbisan sino pa, ang ila sa nga ethnicity sa nga Brigada Bing. Kaya pareho lang kita puno nga tawo. Exactly. So, pareho naman kita nga tawo. Tama. Ining may bingin padala dire, halin man ni sa imo, amo na ining pangalan sang 16? Amo na ni sila? Roger, pati ng isa ka media. So kinanglan malawag man ini sila kay ti kag ma-incorporate gid diri sa ilang resolution number 43 hindi lang it all kag ibutang yo single out yung pangalan sang isa kay hindi man manami kay ang tao nga nagabasa abi sang dokumento mag-focus lang sa name niya so instead of putting it all Rapido Lindel Causing et al. Why not basahon ang tanan? Like ang nakabutang dere. Nonoy Bonito Tonito. Zinaida Villegas. Damira Orba. Marites Sabando. Maybel Arciosa. Lenny Rendon. Carl Justine Perez. John Sara. Tina Patak. Ron Day
Ano yung pangalan sang isa? Holy 65 Basero. Mga name siguro ito sa Facebook eh. Rasail Rodilas. Love Banse. Jose Mar Junjun. Do naupod pa di si Eds Padernal ngan eh. Si Eds Padernal, wow, si Eds na dalahi ka di Eds aw. All right, dala diri si Eds. Tira, bigara. And of course, si Kent Fuentes. Si Kent Fuentes. Kay man, ini nga mga pangalan, nakuha ni Nis ang mga ebidensya. No? Sigon dito sa mga screenshots na preserve nila, bisan nagpang-delete pa sila sa ilang mga comments sa Facebook, pero nakuha na ini isang mga tribo, no? Sang aton sa indigenous people, ato mga ilang agin pangmit lang na tinaga. Nga para sa ila, discriminatory sa part niya sang IP. Andy? Kaya mo nang ilang ebidensya at all mga right. Screenshot. No? Mm-hmm. Hindi sila pwede mag-attract bisan pa nga si ang iban ko no, mga fake accounts. Pero saling nila, si fake account, hindi mo na magsulat na isang comment niya kung hindi, tawo na. Tama eh, tama. Madin na, no? All right. Tamo na. Bahala fake account, ibutang nila. Tag-amoy ng mga may pinakagrabigid na mga ginapang-mention. Sa screenshot ng mga pagpakamalaot gid sa kay kagawad less bantal may tawag pa ganito nga ang sitioblit gin tawag nga no sitioblat oh ambot kay nang ayo kuno toy pasaylo gid kay Mayor Tuan oh si grabe gid nga pakamalaot ina no pati itong mga talo mga bayo okay so pati ang kulor pati ang itsura but hindi naman amo to kay ang lupa lang ang dalanon man lang tong gina ang isyo dito. Ginareklamo niya. Pagkatao. Alam mo, kung isipo niya, hindi pwede man nila to question nun ang process, tani nag-aagi kay Kapitan, o wala nag-ibal action si Kapitan o si Mayor. Pero, why na daya labot pati ang mga bayo, ang itsura sang tawo, ang pangalan sang sityo, nga sityo blit? Eh, mga ganon. And kita yung nagpasalamat kay Ininga Butang, inaksyonan na nausang ilas ininga mga lideres para iniya magsilbing eleksyon sa tanan. Nga hindi na ini dapat masulit pa nga mga diskriminasyon. Kung para sa inyo, okay lang sa inyo. Para sa ila, hindi gid ini okay. Alright, sige. Amo na, siling naton, kapag pamabaton man sa aton siling mga ITs, ng mga lideres na resolusyong sa gestyon ta, nga ibutang dira ang konsekwensya right. Sa ilang resolusyon, pwede man na nila ma-amend. Sa pagdeklarar ng persona non grata, sa ibutang ang pangalan siling mga tawo ngay ni na sa imo sa hindi maayo sa ila sini nga tribo kag siyempre isa na lang no ginalauman Manila Brigada Bing na ma-approve gid ining ordinansa nga magahatag sang proteksyon sa mga IPs naton against na sa discrimination right. Para matapos ng nitanan no amo lang man ina ang ilang ginalauman matapos sining terrible nga paghamak pagtasak uno sa ila sini nga katungod no kag pagpakanubo sa mga IP diri sa may probinsya sang South Cotabato. All right. Sa so, munang madulong naton nga report angot sa ginpatigayon nga press conference nga ginpatawag sang ITMR, IPS dito sa may Banwa sang Lake Cebu nga gintambungan sang halos kanan nga mga ITMR sa mga kabanuhanan sang bilog mga probinsya. Para sa 95.7 Brigada News FM Coronadal, Andy Laranja, Brigada News. Brigada, Brigada Investigative, Brigada Investigative, Investigative. Dali lang ha. Brigada News FM, Brigada News FM. Kulang lang ang atong tiyempo. Buwas pa dayo nun tayo na ikipbasahon natin in tuto ining unod sang ilang resolution number 43. Alright? Series of 2021 nga nagakundina. Sining para sa ila bullying, discrimination, degrading and defamatory and contemptuous messages nga nadirekta pakadto sa isa karon iya ka leader Manila belong to Manobo Blit tribe and at the same time incumbent council member nga si Kagawad Blit. So ito po ang mga mahaba-haba rin ito na testimony nila o were assessed nga kaundansang nasambit iya nga hagna. Ngayon, ang request ko lang, like I Andy, mas gusto ko na sana naka-incorporate lahat itong mga pangalan na ito. Na hindi lamang ang naka-highlight dire ang pangalan sang isaya ka media personality. Para tanan-tanan sila, hindi lang na yung et al. Okay?
kasi masyadong unfair din ito sa isang pangalan niya lang nakabalandra dara sa resolution nga na Tira Brigada. Na kahit tayo kinukomentaryuhan itong nagapakilala maning komentarista, pero para sa akin, para sa patas din, no? Kasi masyadong unfair din na siya lang yung nakalagay doon, Lindel Causing et al. So dapat Lindel Causing, Eds Padernal, at lahat sila kasi 17 itong na-identify eh, na nagbuya sa mga tinaga through social media na kumbaga nag-discredit sa sinikaroon na sektor sa mga indigenous people like Kagawad Blit. Alright? Yun po yung hiling natin. Alam ko nakikinig po yung mga leaders po ngayon na mga indigenous people sa para mas maganda. Okay? Na hindi na kawawa rin yung isang tao lang. Ay, siling ko gani, tanang magbasa silang resolution, mag-focus lang yun dito sa pangalan niya. Ikaluoy man siya. E dapat kasama pa dyan. Yung lalaki, God, love the lalaki to eh. Na nag-meet lang yung imbis nga si Tube Lit, nahimo nga si Tube Lap. Tira! Brigada! Actually, doon sa mga comment na nakita ko, yun yung pinakamatindi. Talagang matindi talaga. Pero ang sabi ni Mayor Dibutuan, daw nangayo ko na inis yung pasaylo. O, oh, nangailang pasaylo kay Mayor Tuan. How about sa ating pong indigenous people, kay Kagawad Left? Tira! Brigada! So, ang option, ang isa pa na nga dapat maka-incorporate din doon sa kanila pong resolution, anong maging epekto? Pag ang tao gin-declare mo nga persona ng grata, ba? Diba? Yun din po yung katanungan dyan. Ano ang magiging epekto? Pag persona ng grata kasi yan, sasabihin nila kung interpreta mo, siguro man dito is opinion sa mga abogado, hindi ka na welcome dito sa amin. Okay? Hindi ka welcome dito. Di kung hindi ka welcome, hindi ba siya makakapasok? Hindi ba sila makakapasok doon sa lugar ng Lake Cebu? Ano manging implikasyon sina? Yun lang ba'y sentimiento? Oh, ito, hindi ko pa ito naitanong sa mga lawyers kung ang isa sa mga epekto ba, bawal bang papasok sa area ng Lake Cebu ang taong ma-declare mo na persona ng grata? Tira! Brigada! So isa rin yan na dapat maging malinaw. Karoon niya nga isa sa mga option na binibigay po ng mga lideras ng mga IPs na ito pong hindi po mga IPs na nagbuyas ang malain niya tinaga sa ila, pwede nga makikita sa ila para mangayo pasaylo. Na yun din po nakalagay dun sa mga opinion po ng mga abogado na nakalathala rin ho dyan. Kahit na i-type ho nyo persona ng grata, ano persona ng grata, nandyan yung mga pananaw po ng ibang mga legal experts. Okay? Mawawala lamang ang deklarasyon na persona ng grata kung ikaw ay hihingi ng sorry sa kanila. Na para sa kanila, nasaktan mo sila. Tira! Tira! Punto de vista! Punto de vista! Alright? Punto de vista! So boss, padayunon nato nina, kagposible nga makakuha man kita sa isa sa miyembro sa ilang council nga nagbalay sining nasambit yung hagna para mas malinaw din po. At alam ko, ining mga pila dito ka mga personahe, ang kilala ko dito na isa is si Eds. Paano nadalahig ng bata nga naman? Why ko kakita sa comments ni Eds ba? Hindi ko alam kung paano nakasali itong si Eds Padernal. O, kung si Eds nakikinig, pwede kang humingi ng sorry sa kanila. 100%. Paano? Ang tanong ngayon, paano Brigada Bing mga ipasailo sa ila? Makasunod ba ko to sa Lake Cebu? So, mga ganon, na dapat magiging malinaw po yung posisyon po ng ating konseho. Nga, kitaya, lahat tayo'y nagkakaisa mga kabrigada nga maprotehiran. Hindi lamang po ang mga IPs, kundi tanan ng mga tao. Kaya hindi man lang mga IPs ang dumaranas po ng diskriminasyon. Kahit nga si Brigada Bing, dinidiscriminate din yung iba. Sasabihan kang bobo. O, diba? Eh, kung bright ka, ikaw nakaintindi, bobo pala yun. Di, sinong mas bobo sa atin kung ikaw ngayon tumutulig siya sa bobo? Ngayon, mas mataas yung antas ng kaalaman mo, edi ikaw dapat umintindi sa taong bobo. Eh, ngayon po mapatol ka sa bobo, edi sobra ka pa sa bobo. Yung mga ganon, hindi lang po actually mga IPs ang talagang tinatamaan po ng mga diskriminasyon. At namin ni Karon, kay nagkakaisa sila na magbalay sang isa karon niya kahagna, sang isa kabalaod, nga para e-penalize ang sino man po nga magpakamalaot o mag-discriminate sang aton nga mga IPs. Tira! Brigada! Dapat hindi lamang IPs, lahat na mga tao. Okay? Sabagay, may mga batas naman po tayo. Pwede ka naman pong mag-file ng kasong moral damage, pwede ka rin mag-file ng kasong libelo, and so on and so forth. Nandiyan, protektado rin ang batas. Pero specifically, itong batas para sa mga IPs, tinamin na,
nga mapapag-on nila kag sila mismo mga kabrigada ang makabalay sini. Bantayan buwas ang dugang nga detalye sa nasambit karon iyang nga balita diri sa aton nga pagpangalaga. Brigada News FM. Brigada News Partner FM. Sang Tira Brigada sa pagbulig sa aton sini mga katawhan ng Mall of A Center Point. Amazing experience. Standby ka mo mga kabrigada sa masunod nga programa tomorrow pending ang mga issues pagatalakayan diri sa aton sininga program. I-acknowledge ko lang bagong perang umakyat from Nanay Erlinda Magbanwa, Casimera, ano ni? Is ano to? Ostekwe? Ostekwe. 300 na cash po ito. Maraming salamat. Ito'y tulong siguro ito sa New Iloilo. Right, ito yung mga pera, may 500 from Panlaki Industrial Machineries Incorporated, may 500 din mo dito. Then, 300 pesos mula po kay Marte Angelo Estember, nagpadala na damit at 300. Then, meron din pong 250 from Sam. Okay, Sam lang ho yung nakalagay. Lahat po ito ay ipupurchase, kung ano dapat ipupurchase, kung madadagdagan yan, idagdag natin doon sa ihahatid. Hopefully, may mga magdadagdag pa na mga pagkain para po dito sa mga nasalanta po ng pagbaha dyan sa may area ng Tantangan, South Cotabato. Standby ka mo, drive-thru, susunod na with the Papa J and the Boy Nonoy, mga kabarigada. And then karon sa hapon, alas 12 pala, meron ho tayong newscast with the girly. Then karon sa hapon, mga kabarigada, another public affairs program sang brigada. Manatiling makinig sa himpilang ito. Brigada Bing Papi Arakel. Brigada Bing Papi Arakel. Tigpangabi sang mga ginadaog-daog. Dalangpan sang mga ginatapak ang katungon. Brigada Bing Papi Arakel. Brigada Bing Papi Arakel. Kung sino mang kayo ngayon, pwede tayo magkaharapan, pwede tayo mag-eye to eye at sasabihin ko mali tayo. Brigada Bing Papi Arakel. Bing Papi Arakel. Palangga sang masa. Palangga sang masa. Sang masa. Panalangin para sa bansa. Mahal naming Ama, itinataas po namin sa inyo ang laman ng aming mga puso. Alam po naming higit kailanman, kayo po ay nasa aming tabi. Lalo na sa mga panahong tulad nito. Sa gitna ng mga pinagdaraan ng pagsubok ng aming bansa, naway iabot niyo po sa amin ang inyong mapaghilom na palad. Ilayo niyo po kami sa mga susunod pang sakuna. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang mga naging biktima. At higit sa lahat, punuin niyo po kami ng lakas at pag-asa sa aming muling pagbangon. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa inyo, Panginoon. Amen. Happy, happy birth anniversary belated kay Ma'am Naneth De Jesus, ang tiayon sa aton sining Vice Governor. Ma'am Naneth, a belated happy birth anniversary to you, ma'am. At sa iba pa po na mga nagsa-celebrate ho ng kani-kanila hong birth anniversary. Dami nakita ko to kayo na nagpapabati. Importante ani ko ng public service. Kung sino ko no ang panawagan, nawigit ang cellphone ko, cellphone ka-driver ko kahapon, K-pad lang ng cellphone. Pero importante siya ang SIM, kay dito ang contact, ang OWA, sang OWA. Kag ang mga iban pang importante nga mga contacts niya. Halin Barrio 4 to downtown, then halin naman sa Barrio 4 po. No? So vice versa. Hindi lang pag i-mention ang name ko, ma'am. Sige, no problem. So kung sino man po ang nakakita sang cellphone, sang isa ka-driver, nga si Henry Viado, pakibalik lang ho dito ho sa himpilan ng Brigada Coronadal. Huh? Ang Koring!
Akala ko ang dami-dami na nag-claim. Hindi gyapon. Direk na lang, Bregadelos. Alright, kasi may kuring dito na isang Persian, ano yan? Persian cat? Oh, Persian cat. Di, hindi tayo magkaon sa ordinaryo na pagkain. Magasto! Nung Sabado, binilhan na rin natin ng, ano yun? Nung food na Weska? Cat food. Cat food. Ayaw kumain ng ordinaryo. Halika nga! Ano pangalan yan? Pinangalanan na ninyo? Cordapia. Si Cordapia. Lalaki, Cordapio. Halika nga, gamiya. Kasi suplado siya eh. Ayaw niya sa akin. Pero bumabait na siya. Sige, Brigada Luz, anong desisyon? Brigada Bing, kung halimbawa nga hindi siya ma-claim, why sa ma-ano ma, subong wala na, ng tag-iya, balahaw. Kay may naglakat din rin nga parientes ang nadulaan man sang kuring, pero taga Cotabato sila, may parientes sila diri taga ano Santa Cruz. Sa taga BIR siya. So alright, kung wala sang may mag-claim subong, ihatag lang natin sa taga BIR. Pero willing sila mag-adapt. Yeah, oo. Okay. Ikaw, how? Hindi ka? Kamahal. Ano na tapo, Brigada Lul? Hindi magkaon? Hindi siya magkaon sa ano. Ang isa lang ka particular nga food ang iya nga ginakaon. Tapos, kabudla daw, pamatsyagan ko kabudlay sa iya alagaan, Brigada Bingkay, ng ano siya, ng mag-ano lang siya bala sa nang daw sa room. Tapos ang akon nga bata kay nag-ano man siya online class, yung hindi siya pwede madisturbo. Kay daw kay nanglan niya bala may upod bala nga tao manhaw. Nanaana dabi siya kay nakita ko kay gindala ko man sa akon nga opisina. Gusto niya daw ginahulidan mo. Oo. Gusto niya nagadikit lang siya permis ayo. Magsaka gid siya sa tulugan mo kag ginto man siya magtulog. Oh, kanino sa kaya ito, no? So Persian cat, kung wala sing mag-claim within the day, so ipa-adapt na lang natin. Hanggang 4 p.m. kung 4 wala sang maka-identify nga ila, ipa-adapt natin dito sa taga-BIR. Taga-BIR, alright. Sige, Brigada Luz, thank you. Nabi ko niya, ikaw gina maba. Surrender ka galing. Tsaka suplado. May pagka-suplado siya. Magalit siya sa'yo. Si paon niya ka ba? Pero cute sana ba? Saka hindi ako pwede sa pusa rin kay asthmatic eh. Bawal na siya. Bawal na siya. Medyo may mga lung problem. O yan o. Ay, pertigitan na yung abilidad niya. Hindi siya magkain ng ordinaryo ho na pagkain. O, tinamahaw na Michael? Namahaw na. Alright. So hanggang 4 o'clock ha. Pag hindi pa ho maklaim nang nawalan po ng Persian cat, gin turn over diri sa amon. So siya po ay ipapa-adapt na natin sa taga BIR na willing na mag-adapt ng Persian cat. Alright, with my partner, there is a takurong atan kiam ko in Lloyd Seropia. Ang akong sinong sparring partner, there is atan yung studio. Brigada Jepoy Zabate. Brigada Bing Pabi Arakel, nagapabilin sa inyo sa mayad nga aga. Thank you very much. Stand by sa sunod na programa. Salamat sa inyo, tanan, mga kabrigada.